Yes. Good afternoon, good morning sa ibang bansa na makakapakinig sa atin, no? So, ang title natin ngayon, Tres Marias, ang mga yumaong buhay na sila Christine Dacera, Bree Johnson, Jovelyn Galieno. So, ito pag-uusapan namin, mga conspiracy theorists tayo ngayong gabi. At kung ano-ano pa na pwede nating mapag-usapan. Simulan natin kay Christine Dacera. So, sa pagkakaalala natin, no, sa mga balitang kumalat, ano ba yung mga nangyari doon, Mr. Clip, sa balita, para maano natin, specify? Ang alam ko kay kay Christine Dacera, di ba, ano siya, sa flight attendant, stewardess, no, sa ano, yung tapos nga yung ano, magpa-party sila New Year's Eve. Ang nagaya daw si Christine Dacera sa mga kaibigan niya, mga ano ba yung mga ano, LGBT community. At sa madaling sa tayo, ano na tayo, wala nang plastik, mga bading, di ba? Oo. Mga bakla yun, mga bading, pero mga disenteng bakla daw yun. Mga ano, professional, mga may kaya sa buhay, mga high class, gano'n, first class citizen. Yun. Inarkila daw nila yung hotel. Magpa-party sila doon. Yun pala, madami pa pala silang bisita sa kabilang room. May iba pang nagdatingan. May basketball player pa ata, di ba? Tapos may dala pa itong, ewan natin, kung sabi, may dala daw droga yung isang ano doon. Kakilala ba yon yung mga kasama ni Christine? Kakilala yung mga nagdatingan o kakilala rin ni Christine yung mga nagdatingan? Yun ang hindi nila, ano, parang kakilala. Tapos siguro, nung nandun na sa lugar na yon, doon na lang nagkakilala? Doon na lang siguro nagkakilala. Friend of friends yun? Oo, parang ganun siguro nung naging ano nila. Tapos yun ang mga nakita natin sa balita na meron siyang na parang kaway sa nakikipagtalunan si Christine doon sa hallway, doon sa isa niyang kaibigan. Yes, oo. Oh. Tapos sa pagkakaalala ko, bumalik pa siya doon sa kabila eh. Kabilang kwarto. Oo, tapos bumalik siya ulit dito, tapos ayun na. Yung mga pangyayari. Kasi limited lang yung footage na nakita natin eh. Oo. Doon sa balita eh. So ngayon, yung pangyayaring yon na sila ba ay nagkaroon ng parang session na inuman doon sa nangyaring oras na yon. Oo, nagsisimula na. Kasi hawak nila yung mga baso eh. Oh yeah, oh. Doon sa video. So ngayon, video. Nag-start na sila nung mag-ano nun. Nag-iinuman na. Mag-iinuman, drinking party na tinatawag. Sasalubungin nila yung New Year. New Year. Pagsalubong sa New Year Eve. Saka ang maganda pala dyan, yung mga bisita daw, pag wala kang dalang whiskey o punta doon, no entry. Oo. Kailangan may dala ka. Okay. Yun ang parang bali ganun ang naging usapan. Oo. Kaya ang nangyari, maraming alak. Oo, tambak daw. Tambak. Kasi, para sa isang perso, pag wala kong dalang bote, no entry. Kaya kailangan lahat niya may dala. Kung sa tao kasi, sa typical na tao, kahit alam ko, kahit lasinggero eh, masasapul kapag iba-ibang klaseng alak ininom. Oh. Pero kung magpo-focus ka lang sa isa, dalawa, kaya pa yun eh. Dalawang klase. Pero kung pumangatlong ibang klase na,
yun, medyo masasapul na talaga yung makakainom nun. Pero ang tanong doon, oh, okay, nag-inuman sila, nag-start na sila. Maaring medyo nakakarami na dahil siyempre medyo happy sila. Nagkakilala na sila sa isa't isa. Pero imposible na may nangyaring commotion na baka siguro medyo nahaluan na ng ibang ano yun. Bukod sa alak, baka may mga drugs na na tinake sila. Possible. Oo, hindi natin malalo. Nagkainitan eh. Nagkaroon ng commotion eh. Yung alak lang, kung nag-uumpisa kayo, hindi ka kagad mag-ano unless na may pinag-awayan kayong matindi. Eh, iba yung klase ng drugs. Tama ba, Mr. Clip, sa pagkakalalo ko yung sa CCTV na may kausap si Christine na nagagalit siya, dinuduro-duro niya, sa statement nung individual na yon na sinasabi nung lalaking yon, pinipigilan daw niya si Christine pumunta dun sa kabila. Yeah. Kaya daw sila nagtatalo. Si Christine ayaw magpapigil. Kaya parang yun yung statement eh. Nung na ganun ba, tama ba yung ano yung pagkakaalala ko na ang statement ng lalaki pinipigilan daw niya si Christine, pinipigilan daw niyang magpabalik-balik doon sa kabila. Yun yung balita, di ba? Oo, na sinasabi sa balita. Yun yung sinasabi sa balita kasi nga yung lumalabas siya galit na galit si sa akin, ang, alam ko lang, pero hindi ako sigurado, pinagbabawalan daw siya yun. Pinagsasabihin. Lalaki na yun, yung ano na yun, lalaki na yun, kay, ano, Christine. Oo. Oh. Hindi yun nagbuhat sa kanya, iba yun, di ba? Iba yun, saka yung isa, yung hinalikan niya, hindi yun. May hinalikan si Christine Sierra dun eh. Yung pagpasok sa, ano, sa room nila. Yeah, oo. Oh, yeah. May hinalikan siya sa lips eh. Oo. Oh. Nakita ba yun? Nakita, sa, ano, sa news, pinakita. Naligyan niya si lips. Pwedeng sa kalasingan lang. Oh, kasi pwede. Wala namang statement na may isa siyang boyfriend dun eh. Well, oh. Sa mga kasama kaibigan niya eh. Kasi ano nga daw lahat yun eh. Kaibigan lang. Oh, kaibigan. Kasi nga mga ano sila eh, mga gay. LGBT oh. Community nga eh. Oh. So ito po no, nababanggit natin yung mga kabaklaan tomboy at bisexual transgender. LGBT community pro po lahat tayo dito. Hindi po kami against sa LGBT community. Napag-uusapan lang yung nangyari kay Christine Dasera. Kasi kalumus-lumus po ang pangyayari na ganun, sinasalubong lang nilang bagong taon. And then, in the end, mamamatay itong si Christine. At ayun. Eh, yung nga, yung sasalubong nila itong New Year's Eve, ba't humantong sa ganong klaseng sitwasyon? Nagkaroon ng pagkamatay. Mm-hmm. Yun ang nakakalungkot, no? Kasi ang pagkakasabi nila, hindi nila raw inabuso si Christine. Hindi nila minolestya or what. Nirespeto na raw nila ang mga pagkababae ni Christine. So, in specific, hindi nila ni-rape based on statement nila. Hindi nila yun na wala silang ginawang kahit ano. Pero ang tanong doon, ba't maraming pasa sa tuhod? So, sabi nila, paulit-ulit daw kasing nadapa. Pero imposible yun. Kasi pag isa na nadapa isang tao, hindi ka agad magkakaroon ng pasa na grabe. Marami. Oo, magkaklag yung dugo. Unless na katulad sa fraternity, pag pinalo ka ng paddle, talagang todo palo. Talagang dumidikit yung dugo sa ano ng mga paa mo. Kita? Pero kung nadapa ka lang, na siyempre, loob ng ano yun, ng hotel, eh wala namang bato na matigas doon para magkaroon siya ng sugat. Kaya imposible, nakakapagtaka. Sa kaisa pa, yung kinamatay, puzzle din ako doon sa kinamatay, eh, di ba? Oo, oh, kaduda-duda. Ha? Oo. Oh. Kaduda-duda yan. Kasi yung mga doktor, yung mga ano, pag pumaputok yung ano niya, dahil sa droga, hindi dahil. Sa methamphetamine. Methamphetamine, oh, yeah, dahil oh, sa drugs, oh, di ba? Oh.
Kaya pumuputok yun. Hindi basta-basta puputok yun eh. Oh. Yun ang ano ah. Yun ang ba... Ang akin naman doon, no, yung nakita ko yung balita na may dalawang dumating pang kalalakihan na sinubukan siyang i-CPR si Christine, no? So, sin-CPR nila pero di ko maalala kung yun ba yung tapos na siyang dalhin sa clinic eh. Oo, tapos na. Dinala sa clinic. Tapos binalik siya sa kwarto, nilubog sa bathtub. Pinaliguan. Tapos may dumating na dalawa, tinrain yung dalawang yon. Tinrain nila i-CPR. So ang akin doon, oo, gusto nilang tumulong sa pamamagitan ng pag-CPR. Pero base po sa ano, pag nagsaliksik po tayo sa medicine, hindi po basta-basta ina-apply ang pag-CPR. Lalo na kung hindi ka naman lisensyado. Dahil kapag ka, oo, pwedeng marunong ka, aral ka. Oh, eh paano kung nagkamali ka sa dala ng pressure mo, sa taranta mo, yung pagparaan ng CPR mo mali na. Pwedeng magkaroon ng ano doon, ng pag-lock ng hangin o pwedeng madurog yung buto, yung sa ribs. Kaya ang akin doon, sana nung mga oras na yon, imbis na tinry nilang i-CPR, dinala na nila diretso sa ospital. Hindi yung nagpatumpik-tumpik pa sila na tinry-try pa nila eh. Ang pangyayari kasi gusto nilang silang sumubok para para mawala yung ano, yung hindi magandang nangyayari sa sitwasyon. Gusto nila silang gagawa ng paraan. Kasi kaya nila ginawa yon. Siguro talaga may nangyayari na hindi maganda. Ngayon, gusto lang nila i-survive na makaka-recover. Ngayon, kung yun, tinakbo ka agad nila sa emergency kung ano yung malapit na ospital doon sa lugar na yon, dapat tinakbo na nila. Oo. Kung may mga sasakyan sila, o kaya ambulansya, may mga cellphone naman sila, at least may emergency naman na parang 911. Kunyari, sa isang lugar na yun, yung barangay. Oh. Kukontak lang siya sa barangay doon para kumuha ng ambulansya. Mahaba pa yung oras eh. Oo, kasi mahaba pa. Yung time na nawalan na siyang malay, tapos nakatawag pa sila doon sa kakilala na magsi-CPR, oras yun eh. Oh, yeah, oras na yung umandar eh. Totoo. Kung ambulansya, ospital na ang tinawag nila, yung emergency, may maaring maagapan pa yung buhay ni Oh, kasi sa ambulansya yung mga naka-assign diyan. Talagang nakakaintindi sa mga emergency ay ano yan. Alam nila yung gagawin nila, alam nila yung gagawin. Hindi nila gagawin. Na hindi yung nag-aalatsyamba baka sakali. Yun ang mahirap, yung baka. Oh. So papasok tayo sa idea ng ganito. Maaring kaya gusto nilang sila ang re-resolve sa nangyayari dahil alam nila sa sarili nila na talagang may mali silang ginawa. Na pag dinala nila sa ospital, makapag-report pa to si Christine, tatanungin siya eh. May magtatanong doon eh. Tama yun. Sa pagpasok sa ospital, may pulis doon, may investigator, sasabihin, anong nangyari? So, maraming madadawit, kaya gusto nila resolbahan. Maaring ganun. Eh, nangyari nga, yung pinaplano nila, hindi nag-prosper eh. Nagkaroon talaga ng problema yung tao, yung kaibigan nila, kung talagang kaibigan nila yan. Kung talagang minamahal nila bilang kaibigan, hindi dapat ano pinatagal pa. Oo. Kasi nga ano, lalaki sila, babae yun, tunay na babae yun, di ba? Sila hindi naman sila tunay na babae. Pero ang puso nila babae. Oo, pwede. Saka utak nila. Mga barkada niya yun, mga kaibigan niya yun, mga stewards pa, mga stewardess din pala yun. Yung dalawang ano doon, nakakaibigan yun, stewardess din, pati siya. Yun nga, yun naman. Ngayon, yung ang tanong doon, yung nasa kabilang kwarto na sinasabi, sino yung mga taong yun na nandito sa kabilang kwarto? Yung baka close friend nila o bago lang nila nakilala dahil meron lang ginaganap na inuman, party,
dahil patapos na yung taon na yon. Kaibigan nga na daw kaibigan eh. Oo. Mga kaibigan ng mga kaibigan ni Christine Dicera, kaibigan din daw yun. Yeah, oo. Kaya, hindi, ang palagay ko, ni dalawang, talaga magpa-party sila eh. Kasi dalawang kwarto, di ba? Kwarto ng mga babae, ni Dicera, ni Christine, tapos siya lang ang isang babae doon. May kasama ba siya isang babae? Wala. Wala, no? Siya lang ang babae. Siya lang, oo. Kasama niya yung mga, ano, yung mga bading, gano'n. Tapos binabae. Binabae. Tinatawag. Sa kabila, gano'n. Yun. Saka yung bago siya, ano, yung lasing na raw siya, di ba, binuwat na siya sa hall, sa hallway, binuwat na siya. Yeah, oo. Oh. Tapos balik siya ng balik. Oh. Tapos, kala, yung mga kala na kasama niya, lasing lang siya, nilagyan pa siya ng bathtub para makapagpahinga. Oo. Oh. Tapos nagsusuka siya doon sa inodoro. Nagsusuka siya ng suka. Yun ang question mark sa akin, suka siya ng suka. Oh, yun. Tapos nakita na raw ng isang kasama niya, yung labi daw, nangingitim na. Yun na, tapos nawala na ng malay, wala nang ano. Kaya inano na siya. Pinamp na, ayan. Oh, yung time pa lang na suka na lang suka, kasi madedehydrate na yun eh. Tapos sunod-sunod na, maaaring kasunod nun, hindi na maganda eh. Dapat yung time pa lang na yun, tumawag na sila ng emergency. Oo, yun dapat. Kasi suka na ng suka, tuloy-tuloy na yun eh. Baka sa ano, hindi na maayos yung katawan nung ni Christine sa sitwasyon na oras na yun. Anong tinutukoy nila, isip nila, ay lasing lang yan, kakalma rin. Ganon. Kasi kadalasan ganon. Yung iba nakaka-recover, yung iba natutuluyan. Na kung baka sa ano, kung naparami sa inom, pagod ba, o may kasamang droga pa, talagang palpitate ang ano yan, ang puso yan. Ang nakakalungkot isipin yan, no? Kasi doon na rin lang naman papunta yung topic. May possibilities din kaya na binastos nila itong pagkababae. Pwede. Ni Christine. Kasi siyempre, iba yung nakainom. Sexual harassment? Oo. Oh. Pwede. Oh. Kasi pwede nangyari yun. Nakainom na sila eh. Nakainom na. Kung nag-take pa ng drugs yan, iba na isip ng mga yan. Kahit sabihin mo mga baba, ano sila, gay. Kahit gay pa rin sila, hindi sa pagiging hipokrito, meron pa rin silang penis, yeah. Sex organ bilang lalaki. Et. Kung bagawa, babanggit din pa natin dito, na-e-el pa rin sila. Oo, nag-e-erect din. Nag-e-erect pa rin yun. Nag-e-erect. Hindi pwede hindi. Oo. Ngayon, so, hindi po tayo galit ulit, no, sa LGBT community. Ang pinag-uusapan po natin, kung yung mga lalaking kasama niya doon, mga gentleman, hindi po ganun ang mangyayari. Kasi ang kalalakihan po, sa pagkakakilala ko, nirespetuhin ang kababaihan. Pag nakitang wala ng malay, op, tara, gawa tayong paraan, hatid na natin yan, o pahigain. Pero hindi mo aabusuin, o gagawa ka ng paraan para lang makapag-take advantage. Oh, pwede. Ngayon, ang tanong dyan, kaibigan nila yon, mga lubos nilang kaibigan yung mga kasama niyang mga baklang yon. Maaari bang inabuso niya? Inabuso nila? So kung ganun man yung idea, para nakakalungkot isipin. Dahil ba inabuso nila dahil hindi nila nirespeto ang kababaihan? Ganun ba? Kasi pwede mangyari yung mga ganyang bagay pag isang tao na sobra na sa alak, sa drugs, talagang hindi na nila alam yung, hindi na alam yung ginagawa nila, lalo na siyempre babae ito, maganda, nagkakaroon ng ano na, ng masamang isip, kumbaga ba ano na, out of control. Yeah, oh, layuan mo ako. Oh, Ghostbuster, ano lang pwede mong masabi sa pinag-uusapan natin ngayon? Igot, igot, tukso, ayaw ko ng tukso, layuin niyo ako. Saka isa pa. Sige, Mr. Cliff. Eto, thank you. Saka isa pa, nagtataka ako, ilan ba sila dun? 15?
Sa pagkakaalala niya ba natin, ilan ba yung tunay niyang kaibigan dito sa bungad na kwarto, sa CCTV, ilan yung tunay niyang kaibigan? Sa apat o lima lang. Oo, apat, lima. Tapos doon sa kabilang kwarto, ilang kalalakihan yun? May mga dumarating. Dumami. Parang ganoon, parang nadagdagan. Yung bilang ng ano. Oo. Yung kasama sa party. Ngayon, bawat isang tao may isang alak daw. Oh, may dala. No battle, no entry. No entry. Sabi ni ang alam ko to sa hotel, ha? Oo. Yung hotel na yung mga biro mo yung mga alak nila, puro pundador. Pero Johnny ganito, Walker, mamahalin. Ganito po yan, no? Sa mga makakapakinig nito at dito sa mga kausap ko ngayon, sa mga conspiracy theories din, no? Hindi po sa pagmamalaki o pagmamagaling o pagmamalinis. Kung ako po yung nandun sa sitwasyon, sabihin nating lalaki man ako o bading ako, sige. Then, kaibigan ko si Christine at nakita kong dun napapunta yung sitwasyon. Malalasing kami. Marami kami. Babae siya, mag-isa siya, outnumbered siya. Ngayon, kung ako isang tao doon, kahit isa lang sana nag-isip doon, iisipin man lang niya na gagawa na siya ng paraan para mailayo man lang si Christine sa sitwasyon na yon nung gabing yon. Yeah, oh, tama. Oo, kung ako yun, yayayain ko muna siya. Sabihin ko, tara puntahan natin yung mga close friends mo na babae. Oh, doon ka muna. Dapat ganon. Doon muna lang siguro i-celebrate sa mga kaibigan mong babae. Kasi ganun. Lahat kami dito, lalaki kami. Oh. Pasensya na, huwag kang masasaktan o sasama loob mo. Ano naman tayo eh. Magkakaibigan tayo. Ganun sana ang nangyari. May naglayo sa kanya. Kaso hindi ganun eh. Yung pangyayari yun, parang walang nag-concern doon sa pagkakaibigan nila. Parang ang nangyari kasi, parang nakakalungkot talaga isipin, inabuso nila eh yung pagkababae. Nagkaroon ng ano, rape, ganun? Oo, ganun eh. Possible. Yung sa mga kakilala o kaibigan na o pamilya ni Christine Dasera na makakapakinig nito, pasensya na po. Ang amin lang po titignan namin yung mga angle o possibilities ng pangyayari. Banggitin na natin dito, no? Yung pasasatuhod, kung manonood tayo ng mga crime sa CSI, sa internet, kung mag-research tayo, yung mga nagpe-perform ng sabihin nating orgy ba yun? Diba parang bastos tayo? Mr. Ano, Ghost, kung babanggitin natin yung orgy. Okay lang. So, di ba marami siyang pasasatuhod? Yeah, oo. Maring para siyang pinaglaruan. Sa isip ko rin, ha? Pinaglaruan siya, na nakaluhod siya, tas kung kani-kanino siya pinag-perform. Pwede, o pwede. Kasi tuhod ang maglalakad, eh. Tuhod na yung gaganap para makapagano siya. Makatayo. Parang pinilit. Oo. Tapos ginanon siya mismo, pinuwersa, lumuhod ka, ganon. Ganon. Tapos punta ka dito sa akin, ako naman. Tapos ano? Ako naman. Lalakad lang nakaluhod. Kaya nga, dito, luhod, ikaw, doon ka, luhod ka. Huwag kang tatayo, di ba? Puro luhod. Tapos didiretso siya sa lalaki, ganon. Oo. Kung hindi naman ganon, ano, pinukpok siya sa ano, tuhod? Kung pinukpok siya sa tuhod ng matigas na bagay, ibig sabihin, matalino yung ano, yung gumawa. Para hindi maimbestigahan na sinaktan siya. Kasi pagka sa katawan sinuntok, sa mukha, sa braso, makikita yung pasa. Pasa, yeah. Pag sa tuhod mo inampas, masakit yun eh. Mamimilipit yung tao eh. Tataob. Hindi makakatayo. Hindi na makakatayo yun. Oo. At the same time, pwede mong idahilan sa investigasyon na tapayan ng paulit-ulit. Hindi namin niya na ginamitan ng pananakit. Yun. May mga pasaring siya sa braso eh. Meron din. Sa braso, sa hita, meron din. Kaya nakaduda-duda. Yun na yung ano doon, question mark na ngayon doon. Ang lumalabas pala, para siyang
nakaluhod, parang siya nag sa simbahan nakaluhod, pupunta siya doon sa altar. Ganyan, oh. Yan. Dudud, punta ka dito, punta ka dito. Ganon. Diba? Ako naman, oh, punta ka, ako ang ano dito, ako ang pare, ako ang ano, di ba? Oh. Ito, bold na salita to, di ba? Ano, yung mga lalaki nilapitan niya, ano yan, inano niya? Para bang dinlo? What? BJ? Diba? Kasi hindi natin alam, ano siyempre, na, nakainom na sila. Sexual education na to. Nakatake na sila ng inom at drugs eh. Blowjob siya. Oh. Blowjob mo ako, blowjob mo. Oh, kaya hindi oh. Na imposible yan. Madalas nangyayari yan. Ang goal po natin dito sa usapin na to, no, para din sa mga kabataan, education, no? Kababaihan, na kapag kami inuman na na ganyan at marami ng kalalakihan, yes, kayo na mismo ang umiwas. Mag-ingat na. Kung ayaw nyong mapahamak pa ang, ano nyo, ang pagkababae o pagkatao na pwede pang mauwi sa pagkamatay. Correct. Sa kanyang mahal sa buhay, iwasan na yun. Mag-ingat na lang. Yun. Pero sabi ng hotel management, anong pag-book siya si ano mismo eh. Siya? Kasi eh, isang kwarto doon, nirentahan niya yun, nag-stay siya doon. Tapos nagpa, tapos yung New Year's Eve, pinabook din niya yung isang room. Kasi nga, magpa-party raw sila. Siya, si Christine De Sera din, nagpa-book noon? Siya nagbayad. Yung dalawang kwarto? Oo. Oh. Ganun nang lumalabas eh. Oo, party-party. Party-party. Oo. Kaya pala yung mga... Kasi sa kabilang kwarto, yung mga dumarating daw, sabi ng mga kasama niya, kahit attendant, di rin nila kilala yung iba doon. Sino may kilala doon? Yung mga sila, yung iba. Friend of friends. Friends of friends. Friend, Kaya nga yung ano nga, sabi nga, no battle, no entry. Sabi. E di, ang yun nga, kinalabasan, maraming magiging ano, alak. Ano? Bawa isang tao, isang long neck, lumalabas. Or iba-iba. Halo-halo. Pero mga imported daw, masasarap. Fundador, Chivas Regal, mayayaman, nandating eh. Di ba? O nga pala, yung isang ano na yun, di ba isang kaibigan ni Christine De Sera na matay na yung nanay? Yung bilyonarya, si ano? Si ano ba yun? De La Fuente. Yun, kaibigan, andun yung ano, kaibigan din yun. Ni Christine De Sera. Isang mapupuntang topic din natin dyan, no? Bakit walang nakulong? Mga isa sa mga nandun sa pangyayari. Yun ang justice system ng ano. Hindi, base ba sa investigation ng PNP? Ng NBI? Ng NBI at SOCO. Anong result? Ano daw eh? Heart rupture, aneurysm daw eh. Oo, tas pagka inimbestigahan daw yung aneurysm dahil daw yung sa lubos na paggamit ng methamphetamine. Sa katawan. Sa droga. Oo, sa madaling salita. So, wala bang pwedeng maging ano dyan, parang managot sa pangyayari? Kasi may namatay eh. Kung sa ibang bansa yan, hindi ganun ang mangyayari dyan. Oo, hindi pwede. May makukulong talaga. Saka lahat sila dyan, nakadetain. Detain lahat yun. Lahat ng guests. Lahat ng pumunta, di ba? Saka yung hotel, yung pang ano yun, pang virus yun, yung quarantine. Hotel na yun? Quarantine. Oo. Ba't ginamit si Christine De Sera yun, no? Malakas, oo. At ang tinuturo si Christine De Sera ang ano, nagpabook, ang kumuha. Kasi nga, stewardess siya, malakas siya sa ano airline, yung company niya. Sayang si Christine De Sera, ang ganda pa naman, di ba? Oh, yun ang kalungkot-lungkot sa sitwasyon niya. So wala raw natagpo ang si Milya sa kanyang ano private part base sa NBI at sa SOCO. Anong sabi? Ano bang result doon? Ang alam ko, meron daw isa dating boyfriend niya. Nandun yung dati niyang boyfriend. Wala, matagal na mga bago siya magparty, bago magano, magparty-party, mga 2 days daw nakipagkita siya sa boyfriend niyang foreigner. Yun ang alam ko, ha? Nakipag-date. Ha? Nakipag-date. Yan. Oo. Kaya... So ngayon, kung nagkita sila ng boyfriend niya, sigurado magkakaroon sila ng private, ano? Nalaman nga ng ano eh, ng authority. Oo. Oh. Na nakipag-sexual ano siya eh. Intercourse eh. Oo, oh, yeah. Sa boyfriend niya eh. Pero ano pa yun, ha? Wala pa yung party-party. Oh. So sige, ganon. Oo. Oh.
Saka nag, ano pala, ito, yung nalalaman ko, yung NBI, saka police, nakakita doon ng mga sperm sa mga, ano, floor. Oo. Oh. Sa mga flooring, kalat-kalat sa kwarto ng mga lalaki, sa mga kwarto nila ng mga lalaki. Sa kabila. Sa kabila. Mga, ambang, ano rin yan eh, LGBT rin eh. Oo. Oh. Sa kabila. Ewan ko lang kung may pure straight na lalaki doon. Oo, oh, yun, meron straight din, meron ano din. Oo. Oh. Baka iba nga daw, chismis ah, may nag-masturbate daw, gano'n, di ba? Oo. Oh. Kasi nga si Christine De Sera, kaya nga, hindi natin alam kung nagtatayo-tayo na siya doon. Maaaring kaduda-duda siyempre. Merong ano yan eh, may tinig na silang alak o baka may drugs pa yan. Oh. Kaya possible na pwedeng gawin yon yung ganun bagay. Parang happy-go-lucky na. Pero Pantong, yung sinasabi mo kung may nakita, wala eh. May nakita mga 2 days, 3 days, ano pa yun, before. Mm. Pero yung time na yon wala daw. Yun ang ano. So kayo, yun siguro yung nakita sila ng boyfriend niya. Yun yung pwede. Oh. Yun yung pwede palabasin. Pagdating dyan, respetuhin naman natin ng ano, ang authority. Ang result ng ano, authority. Ng authority. Correct. NBI at SOCO, CSI. Yes, oh. So, kasi kung ano, result nila yun eh. Mga professional naman yan eh. Yes, yan yeah, oh. Report nila eh. At siyempre, hindi rin sila pwede mapahiya o magkamali. Sagutin nila yan. Kasi ang ano lang naman natin dyan, yung nangyayaring mga ganyang bagay, di ba? Na dapat talagang iimbestigahan nila, tsaka titingnan nilang mabuti yung sitwasyon ng krimen, di ba? Eh, nung lumipas na yung mga panahon, anong mga narinig nating statements doon sa pamilya ni Christine? Anong mga sinasabi? Oh, Mr. Clifford, anong pagkakaalam mo? Eh, nakatanggap daw ng reward ng airline, binigyan ng pabuya. Yung pamilya? Yung pamilya ni Christine De Sera. Saka madami daw tumulong yung mga mayayaman. Kasi mayayaman daw yung mga kaibigan niyang bading. Mga mayayaman, binigyan siya ng tulong sa pamilya. Oo. Tsaka yung airline yung pinagtatrabahuhan niya. Oo. Yung sa airline, ano ba 'yon? Ano bang airline siya? Cebu pa. Cebu Pacific? Oo. Oo, 'yun. Tumulong din daw 'yun. 'Yun. Tsaka yung mga kaibigan niya. Yung mga kaibigan niya mga ano, mga lalaking pusong babae. Yun ang ano ko ah. Kaya yung nanay ni Christine De Sera, well, tumahimik na. Oo, sabi. Pero masakit pa rin sa loob nila yun. Yes, yes. Kasi buhay ang nawala eh. Oo. Gusto rin nila makasama yun hanggang sa pagtanda nila eh. Oo. Pero so, although nandun naman tayo sa point na tayo, tao, namamatay, pero hindi sana sa ganung pamamaraan lamang. So forward tayo kay ano no, Bree Johnson. Pero kung babalikan natin si Christine, pwede pa rin natin pag-usapan. Mga pahabol. So okay. Forward tayo kay Bree Johnson. Bree Johnson ba yan? Bree Honson. Pwede rin Honson. Silent, Honson. Silent J. Si Bree. Oh. Kasi pag sinabi mong Johnson, may H yan eh. So ano, yun, di ba, artist siya. Ano ba yung malinaw na ano doon sa balita, sa pagkakasabi? I-refresh natin. Si ano, Mr. ano, Ghost? Si Mr. Ghost? Oo, Mr. Ghost. Ano masasabi natin kay Bria Johnson, Hoson, oo. Ganun din, babaeng daw matay na wala naman daw kasalanan ng boyfriend. Tagpuan daw patay sa CR. Ano yun, nag-bikti ba talaga yun? Nagbiti daw sa ano eh, comfort room eh. Saan nakasabit? Yun ang, basta pinakita. Di, anong statement, anong ginamit na lubid? Wala nga pinakita sa news eh. Walang sinabi? Basta nagbiti raw eh, ng wire cord ng nylon. Pero yun lang sinabi, nagbiti lang daw sa comfort room. Oh. Pero nakita rin sa CCTV na may pagtatalo. Meron. Meron. Oh, parang nagkasagutan silang
girlfriend, boyfriend. Nagkatampuan. Oo, oh, siguro nagkatampuan. Hindi natin malaman kung ano yung pinagtatalunan, kung selos. Sigurado naman, hindi naman sa pera yan. Dahil pareho naman may mga kaya sa buhay yan. Parang nakita ko yun, umiinom pa sila ng beer? Si, ano, si Bria? Oh, parang umiinom gano'n. Umiinom ng beer, sumalapit oh. Kay Julian? Oo. Oh. Parang nakita ko yun sa, oh. Sa tweet na ano. Kaya isang kaduda-duda pa rin eh. Ngayon, kung nagbigti yan, saan naman kukuha ng lupit to si, ano, yung babae? Para magbigti siya sa sarili niya. Yung nagbigti daw siya, base sa balita, nasan yung kanyang nobyo? Oh. Nandun daw, natutulog. Natutulog? Oo, oh, yun ang mga sabi-sabi. Nandun sila. Pa silang dalawa, parehas na nandun daw sila. Nagtataka din na, nakakapagtaka rin eh. Di ba? Oh. Nakatulog siya sa gitna ng Hawaii. Siguro. Oo, oh, pwede. Oo, oh, possible. Parang ano, no? Hindi, ang parang ano nga, nag-lock si ano sa kwarto. O yun. Tapos ngayon, si Bria, nag-lock daw sa comfort room. Nag-lock sa kwarto. Ngayon, sumisilip yung... Sa comfort room. Sa comfort room. Ay, hindi, yung kwarto niya may comfort room. Oo, oh, oh, parang gano'n. Kasi si yung nobyo, isa sa... Sa sala. Nasa kama, malapit doon. Di ba? Kasi sa ano yun, La Union yun eh. Sa may mala- sa beach yun eh, sa beach. Oh, beach resort. Beach resort. Umupo sila ng ano doon, kwarto. O, sa beach resort. Inatid pa nga daw sila ng mga kaibigan nila eh. Oo, well, yeah. Tapos umalis na. Naiiwan sila ngayon, siyempre eh. Oo. Ang balita pa nga, yung mga kaibigan daw nila, niyayaya sa may bahay kami dito. Hindi, okay lang dito kami. Sa may ano, resort. Eh, ano yung sinasabi na parang umakyat sa isang... Bintana. Bintana na nakasara. Paano makakapasok tong lalaki? At sinaraduhan daw siya. Sinaraduhan siya. Oh, tas pero nakakapasok din daw siya. Oo. Oh. Ay, sa comfort room na yun, nagbikti na. Oo. Oh. Binubuksan niya, sabi niya. Ang balita, binubuksan niya, nakita niya, nakabikti na si Bria Johnson, Hoson. Kaya nga, ang kaduda-duda ro, saan kukuha ng tali ito? Kung kumot, sinturon. Nylon cord daw eh. Eh, siyempre, nung pumasok sila dyan, sigurado wala naman parang belt yan, sinturon ng babae. Oh, tapos yung sinasabing lubid na pinambigti niya sa sarili niya, saan kukuha itong babae? Kaya nakakaduda. Nakakaduda. Oh. Basta nakita na lang daw, ni ng lalaki nakabitkit, tinanggal niya raw, linagay niya sa kama, yun, wala na daw buhay. Kasi hindi naman sa ano, ang pagkakaalam natin sa mga ganyan, siyempre may mga boy dyan, di ba? May mga nag-a-assist dyan. Kung alam nila nagsisigawan, siyempre, kung umot na alam nila magsirota, dapat yun, may namagitan na isang supervisor dyan ang sinasabing hotel o resort, di ba? Meron daw. Oh, meron. Meron daw kumakotok. Oh. Oh, meron ba kayong problema dyan? Ano, dapat ganun, di ba? Meron daw, yun. Siyempre, nasa jurisdiction nila yung ano yan, yung mga tao niya, resort. Oh. May karapatan silang magtanong. Magtanong, check-in. Yung manager dyan, yung mga yeah, manager. Oo, oh, dapat ganun. Resort manager, oo. Oh. Pwede, meron daw. Oh, so ngayon, nasan itong mga taong to? Ha? Ang ginawa daw yung lalaki, Si Julian ba yun? Oh. Ompin. Oh. Tumawag agad daw ng ano, ng police o what? Oh. O tumawag daw ng authority para imbestigahan. Yun, pagdating nga daw ng mga authority doon, yun, sinabi ni Ompin ang totoo, ang salaysay niya. Yung talagang yung pangyayari. Oh. Ang masama, yung authority nakakita ng droga. Oh. Anong droga? Yung cocaine. Mamahalin pa, okay na. Gaano karami? Biro-birong ano yan? Siguro mga 11 sachet, oh. Kasi isang sachet ng cocaine eh, mamahalin eh, mga 5,000 na, isang sachet lang eh, oh, ng cocaine. Oh. Nakakita daw ito, nagulit ngayon yung mga authority. Oh. Kaya inano muna si Julian, sinipkeeping nila. Oh. Kasi nga, inimbestigahan ng authority yung kinamatay, ganun. Yung nga,
Supplication daw, nagbigti daw. Akspesya. Akspesya. Ibig sabihin, kinulang ng hangin. Hangin, no? Oh, sa baga at sa utak. Oh. Sa pamagitan ng pag-ipit sa dito sa bandang leeg. Yes. Oh. Parang... Sabi... Ang makakapag-imbestiga dyan, yung crime scene investigation. Yes, oo. Oh, yung kung authority. Sinakalba o oh, tali. O, oh, tali, oo. Oh. Sinakal ng kamay o oh, dubid, malalaman nila yan eh. Oo. Oh. Wala kasing ano eh. Hindi, kaya nga yung parang kaduda-duda yung sitwasyon. Kasi kung magbibigti ang isang tao, oh, ano, may nakita ba siyang pagtalian niya na matigas na bagay sa taas? Na pag tinali mo isang bagay para magbigti ka, eh sigurado kung medyo ano yun, babagsak ka sa ano mo, sa head, di ba? Paano niya maibibigti yung ano niya? Kumuha siya ng bangko? Ganun ba? O tapos sinipa niya yung bangko? Para ma ano yung leeg niya, malagutan? Hindi natin ang... Eh hindi naman tayo, no? Nakakaintindi rin naman tayo ng mga ganyang bagay-bagay. Sa... Kaya kaduda-duda. Sa investigasyon, no? Yeah, oo. Baka sinakal. Baka pwede, lang ha? Baka o. Oh, pwede. Hindi natin nang wala. Kasi siyempre, lumalabas. Silang dalawa lang nandudun eh. Oh, sa kwarto. Sa kwarto. Oh. Oh. Kasi sa pagkakaalam ko, no, sa ibang bansa, pagdating sa ganyan, kahit na resolbahan na yung kaso, yung mismong FBI na gumagawa ng sariling investigasyon. Oo, oh, ganun sa ibang bansa. Oo. Oh, for example, yung ano, nakalimutan ko anong exact year yun eh. Yung pamilya, yung namatay yung nanay, tatay, tsaka yung isang kapatid na babae. Ay, siya, oo, sa Australia. Australia. Oo, Australia. Tapos yung ilang taon lumipas bago napatunayan ng mismong ano nila doon, investigasyon. Oo. Oh. Na ang pumatay pala yung anak. Oo nga, oh. True. Dahil lang yun, nalaman sa dugo na natagpuan sa sapatos ng anak na lalaki. Oh. Yung dugo na yun, napakaliit nun, microscopic. Microscopic siya. Nandun sa sapatos, nakita. Yeah, oh. Kumbaga ba, tumaliwas yun dun sa statement ng anak na lalaki na sinabi niyang wala siya sa bahay. Pag uwi niya, nakita na niya, patay na yung pamilya niya, tumawag na siya ng authority. Tapos yun, naimbestigahan din na meron siyang nagkaroon siya ng psychological problem dahil dinidiscriminate siya. Dahil Asian. Dahil sa discrimination, nakita rin sa mga sulat niya, sa mga email, sa mga ginagawa niyang ano, diary, na galit siya sa pamilya niya dahil parang sinisisi niya na naging Asian siya. Kaya naa-apip tuloy siya dun sa lugar na yon. Kaya nung isang araw, nagawa niya yung hindi maganda. Yung crime. Eh, so, magaling yung ano lang, authority ng Australia. Oo. Example yon. Na kahit lumipas na yung panahon, may nag-iimbestiga pa rin. May pahabol. Oo. May pahabol na investigation. Kasi may, kumbaga ba sa ano, question mark. Parang yung ganyan, yung nababanggit natin kay Christine, kay ano? Kay Bria. Bria. Brighton, oo. Oh. Bri pala, sorry. Double E eh. Oo, oh, double E, Bri. Kala ko rin may I yun eh. Oo, oh, wala. Bri. Huh? Bri. So, ano pa bang mga ganon? Meron pa akong nabalitaan yung sa, di ko maalala kung saan yun eh, sa Texas. Mm. Na may isang bata doon na namatay dahil nagdi-deer hunter sila eh. Then sa pamamagitan ng bala ng rifle. Tapos yung rifle na yon, yung balang na, yung nakatira pagmamay-ari ng tito niya. Oh, sige. Then sa investigasyon, kasama niya yung tito niya at mga anak ng tito niya, kumbaga ba, pinsan niya. Na namamarel. Namamarel. Apat sila o limang bata, isang matandang tito. Oh. So, namamarel sila ng mga deer, namatay yun. Tapos sa investigasyon, sa unang investigasyon, pinagbasehan nila yung report ng tito na aksidente, nabaril niya yung sarili niya, nakalabit niya yung gatilyo.
So, yun, lumipas ang ilang taon, after ilang years, 4 to 5 years, napatunayan ng mga investigador doon na may psychological defect pala yung tito na napatunayan dahil sinasaktan niya yung mga anak niya. Sa mismong anak niya, tinututukan niya ng baril pag nagagalit siya. Kaya nagkaroon sila ngayon ng lead at possibilities na siya ang pumatay doon sa pamangkin niya. Ayun, tulad nun. Maganda. Ilang taon nakalipas, naresolbahan yung kaso. Yun ang pinupunto natin ngayon. Oo, kasi sa ibang bansa, ganun talaga sila mag-aaral ng investigasyon. Kahit na lumipas na yung duration, no? Yung panahon. Mm. Tapos pag may lumabas na investigasyon, tuloy pa rin. Oo, tuloy pa rin ang ano nila. Sana, kasi dito naman kasi sa atin, pag talagang kilala yung tao, mapera, parang ang nangyayari nga dito sa sitwasyon ng dito sa atin eh, parang natatapalan na yung ano. Bisabi mo, close, the case is closed? Oh, kadalasan ganun naman nangyayari. Eh sana mangyari sana, Phantom, na yung kahit na duration taon, may ano pa rin. Diba? Maganda yun eh. Diba? Oh, pwede naman i-reopen yan eh. Reopen ang case. Oh. Katulad na nangyari kay Christine Sierra. Bria Oson, oh. Johnson, oh. Sana ganun mangyari sa atin. Katulad sa ibang bansa. Oh, yeah. Kasi sa atin dito, yung palakasang system, hindi nawawala. Kahit sa trabaho, nandiyan dyan ang ugali ng ano natin. Matanong kita, Noah. Oh, sige. Ba't yung system natin ganito sa Pilipinas? Eh, yun ang hindi natin alam. Ha? Kasi wala naman tayong dapat banggitin na ano eh. Kasi talagang naano naman natin eh. Nakikita natin sa sitwasyon eh. Hindi, sabihin ko. Eh paano yung sinasabi natin walang mga pera? Mahihirap. Kasi ang pagkakalam ko, yung ibang nakukulong, talagang walang pera para lumaban. Ha? As mahina, walang kapit. Lahat ba ganun? Totoo? Hindi naman lahat ng Pilipino. Oh, hindi nga lahat. Pero diba? Mostly nangyayari. Oh. Bakit kaya? Eh, yun ang hindi natin alam. Kasi ito ugali natin? Ito, pinag-uusapan lang natin tayo, para yung mga tao naman na walang-wala, walang ano, tapos mabigyan naman ng tamang hustisya. Ibig sabihin mo, tayo Asian, ganun ang ugali ng Asian, ng Pilipino, what? Hindi natin marasabi. Pagpalagay ko, excuse lang. Sige. Pagdating sa palakasan system, sinasabi, pang buong mundo yun. Pang buong mundo nangyayari yun. Pero, that of what, sa Pilipinas, parang talamak ata. Kasi, example, sa Amerika, alam ko tapos na sila dyan eh. Pinagdaanan na nila yan. Mm. Kaya nga kung babalikan yung history, sino ba naka-invento ng fingerprint? Amerika. Amerika, FBI. Mm. Dahil, gusto nilang malaman yung totoong merong naaakusahan sa pamamagitan ng fingerprint. Di ba? Yeah, tama. So, sa paglipas ng panahon, tapos na sila sa ganun, yung mga palakasan, bigayan, or what. Lagayan. Oo. Then, talagang humantong na sa point, yung mga sabihin natin hindi lang Amerika, yung mga mauulad na country, na merong naging nananagot. May napag-iimbestigahan at may nananagot, may nakukulong. Ang pinopoint out natin dito, nandito na tayo sa era ng modernong panahon na kumbaga ba, kaya nga tayo mayroong batas eh. May batas, may study, may pag-aaral. Kumbaga ba, civilized na. Civilized na ang tao. Tao, yeah. So, ang nangyari sa Pilipinas, kumbaga ba, parang old school. Luma ang sistema. Luma sistema. Tama yun. Oo. Ano tayo, Phantom? Example. Ano tayo, backward o what? O late? Huli tayo sa ano? Kasi nga, 150 years, 200 years. Ang sinasabi ng iba, 100 years daw tayong left behind eh. Left behind. Pero parang ganun ang nangyari. Oo, nakakalungkot pakinggan. Pero, totoo kaya yun? Pwede. Siguro. Nangyayari na nga sa sitwasyon natin ngayon eh. Tayo, matatalino. Kaya hindi natin malaman kung saan natin ginamit yung talino natin. Bakit paatras ang ano natin ngayon? Teka, Noah. But
ang sino bang hindi left behind ng hazardous? Ang USA? Yung mga, hindi, yung ha? Sabihin nating mga karatig bansa natin. Karatig bansa natin. Sa Asia na lang. Dito lang sample, muna tayo. Sample, sa mga katabi. Ah, yung Singapore. Oo. Oh. Oh, Singapore. Ha? Vietnam, ha? Yung Vietnam. Oh. Dinurog ng 1951. Malaysia. Vietnam War yan. Oh, Malaysia. Kita mo ngayon yung Vietnam ngayon. Ang pagkakaalam ko, almost 10 years na ahit sa atin ngayon ang Vietnam. Parang naiwanan para na tayo. Parang takbo ng kabayo na sila pulling away na. Kumbaga ba, nung araw daw kasi, nung panahon ni Marcos, anong year ba yon? Kung to be specific. 65, nagsimula si Marcos as president. 65, hanggang 86. Yung, oh, probably mga ganun din. One, yung dollar currency, 1:4 sabihin nating maasenso. Yes, ang Pilipinas. Yung oras na yon. Tapos yung mga karatig bansa na nasasabi natin, yung oras na yon, sila yung mahirap. Sila mahirap. Tayo mayaman ng Pilipinas. Oo. Tapos nung umandar ang panahon, bumaliktad. Tayo ngayon ang naghirap, sila ang umasenso. Yes, naiwan tayo. Yun ang question mark doon. Bakit sila nagkaganon? Tayo, napag-iwanan. Yes. Si Gus, may sasabihin nata. Gus. Ha? Kulelat. Kumbaga ba sa karera, kulelat. Oh. Teka, ba't ang ano? Ang Amerika, hindi na yan. Saka mga Russia, China. Okay. First world country sila eh. Organisado na raw. Nga, kumbaga ba sa ano, pagbabalikan yung history, aral na sila. Dumaan na sila. Subok na. Subok na. Oo. Russia, China. Kasi pati kung America, i-atras natin yung nakaraan, Germany, Vikings, di ba? Nag-Vikings. Magulo nga yung era na yun eh. Oh. Kasi yung Vikings, after yon ng Roman Empire. Roman Empire, yung Roman Empire, sila nagro-rule, nagkagulo-gulo, naging Vikings. Tapos kung i-atras pa, Roman, lalayo na tayo kung magi-Greek eh. So, doon na lang muna tayo sa Roman Empire. Organisado na sila. Sila nga nag-ano ng mga batas, sila nag-set ng mga batas. Hanggang ngayon pala, yung batas, ginagamit pa natin, ha? Oo. Yung mga, pati Amerika, ginagamit. May mga pagbabago, pero dun na yung pinagbasehan. So, panahon ng Roman. Oh, magaling ang Roman. Ang Roman Empire dati. Hanggang ngayon, ginagamit pa natin yung batas nila. Sa pati Amerika, ginagamit pa rin yung Roman law, eh. Sila nag-ano talaga ng mga batas, eh. Yung Romans, inubos nila yung mga barbarians. Sino? Sino? Mga siraulo. Yung barbarians. Corrupted. Sino nag-ubos? Romans. Pinagpapatay nila, di ba? Pinag-aano nila, mga barbarians. Barbaro. Barbaro. Yung mga ano, mga German yun eh. Mga ano yun eh. Buong sa Europe eh. Tsaka yung panahon ng Romans, may grupo ng assassin, mga vigilante. Na talagang pag mayroong maling sistema sa nakatataas, pinapatay nila. Tapos nung fast forward tayo, balik tayo sa era na ng British. Yung si Caesar, nilatay siya ng mga senator niya. Ganun nga. Oo, ganun. Siya ang leader, siya ang ano doon, presidente. Emperor, siya emperor. Emperor si Julius Caesar, yeah, oo. Hindi, corrupt din yung mga tao niya, pinatay siya ng mga senator niya. Ano pa yun? Doon sa museo nila, sa hall nila yun. Diba, nagkaroon pa ng ano, ng mga coin, Julius Caesar? Pero, pinatay na rin si Jesus Christ nyo, ng mga Romans. Diba? Tapos na. Mm-hmm. Oo. Oh. Si Jesus Christ nga, pinatay din ng mga Romans eh. Oo. Kasi yung sitwasyon natin, Pantom, talagang ganon. Katulad dito, para sa eleksyon, di ba? Kaya tayo medyo parang nale-left behind. Kasi pagkatapos dapat ng eleksyon, kalimutan na yung away-away sa politika, di ba? Dapat yan, parang magtutulungan na tayo para magkakaisa, para isulong natin ang ano natin, kabuhayan. Eh kaso nangyayari, nandun pa rin yung inggitan, di ba? Yung masakit. Kaya hindi na nga pinapansin ni BBM yan eh. Wala na inggit-inggita kay BBM. Dapat diba? Talaga. Diba? Dapat, kita mo sa Amerika, pagkatapos na eleksyon, di ba? Sinusulong na nila yung kabuhayan nila sa Amerika. Hindi na nag-ano yung mga ibang politika na ganto. Eh, sa atin eh, tayo nag-uusap lang dito sa sitwasyon na to.
Kasi epektado na rin yung getting together tayo. Oh, yung taong bayan, di ba? Eh, bakit kaya? Ugali eh, hindi natin alam kung saan natin nakuha yung ganun sistema, ugali. Saka sa Spanish? Oh, dapat yun, inakalis na natin yun, di ba? Amerika, no? Oh. Sa Chinese? Inakalimutan na yan. Sa Arabic? Kunin natin ang ano, mag-forward tayo, dapat ganun. Matatalino naman tayo mga... Eh, yun, hindi natin yun, matatalino mo yun. Gagaling diba? Natin mag-English. Oo. Oh. Oh. Tapos ngayon, yung ibang bansa na, eh, pag ano nga tayo, mahuhusay daw tayo sa mga latang ano. Ha? Great imitator ang Pilipino. Oh. Ate, ang, di ba ang Pilipino pinaka magandang mag-English? A sexiest English in the world. Sexy, saka clear. Clear ang English natin. Oh, madali. Oh. Kaya pala ang daming Koreano, mga Korean dito nag-aaral. Di ba? Oh, ilan, ang dami eh, mga Korean eh. Tsaka base sa mga review ng mga kumpanya sa ibang bansa, ang empleyadong Pilipino daw, masipag. Tinatapos yung gawain. Oo. Oh. Kumbaga ba, ano siya, honest. Hindi na niya ipagpapabukas kung kaya naman tapusin ngayon. Loyal, no? Loyal, oo. Oh. Marami pa. Yung mga babae daw natin, loyal din sa mga ano trabaho. Di ba? Sa mga asawa, loyal. Oh, kadamihan ha, loyal. Saka sa gawaing bahay, di ba? Oo. Oh. So, yun, fast forward tayo, no? Oh, sige. Kay Jovelyn Galleno. Yan ang ano ngayon, latest, si Jovelyn. Eh, tapos na daw ha. Case is closed na ba? Hindi pa. Hindi pa, no? Base sa ano, NBI, oh. Sa PNP, tapos na. Saka kay Rapi ulit? Rapi Tulpo? Kay Rapi Tulpo na yan? Si Rapi? Senator Rapi si Tulpo. Kagalang-galang na senator natin? Si Rapi Tulpo? Kasi yun na nga yung result eh. Nabuto niya yun. Eh paano yung investigation? Paano siya namatay? Paano, kailan siya pinatay? Sana sabihin nila o banggitin. O pag-aralan pa nila. Sino nag-rape sa kanya? Ilan nag-rape sa kanya? Di ba? Eh yun na yung suspect eh, yung dalawang pinsan. Doon lang tayo binabase na umamin sila. Na silang dalawang magpinsan. Oo, ganun. Bakit yung na-polygraph ba siya eh, lumabas ba na nagsisinungaling itong si, ano, yung pinsan niya? Yung bang balita? Si ano, si Dasmariñas? Oo, yung ba? Yung... Negative siya, hindi positive eh. Nagsisinungaling daw siya. Oo, sa mga statement niya. Sa statement niya. Na binugbog siya para lang umamin. Oo. Ibig sabihin, negative yung result, hindi siya nagsasabi ng totoo. Oo, ayun. Na... Tapos base kay, ano, Sir Rapi Tulpo, na ano raw, na simula nung lumabas yung result, ayaw na niyang makipagka-communicate. Umiiwas daw. Yun ang base sa mga staff niya eh. Si Rapi Tulpo, no? So, pero yung taong bayan, ayaw pa rin na paboran yung result. Kaya kay Senator Rapi, madami ata nag-ano ha? Nag-buster ba? What? Di ba? Parang ganon. Mm. Kasi may isa siyang naging post na sinabi nga na title ang katapusan sa kaso ni Jovelyn. Siya hindi nagustuhan ng publiko, ng masa, dahil bakit mo tatapusin? Marami pang pwedeng ano. Lamin. Oo. Alamin. Investigahan. Ibig sabihin, para lumalabas, doubting pa yung mga tao. Mostly. Doubt pa sila. Oo, doubt pa. Oo. Ngayon, si Dasmariñas ba eh, nasan ba ngayon? Nawawala daw eh. Oh. Ayaw daw makipagka-ano. Communicate. Oh. Ibig sabihin, saan magtatago naman si Dasmariñas dahil yung bahay niya nandito sa Davao lang? Tanongin mo si Ghost. Oh, Mr. Ghost, anong masasabi mo? Si Dasmariñas ba? Nasaan ba? Nakakulong? Nawawala daw eh. Nawawala. Ano siya, kidnap o nagtago o what? Si Dasmariñas, sa saan na ay kabili na siya ngayon? Ah, doon na siya. Dahil may Dasmariñas ano to? Katunog eh. Oo, kalugan. Sa naik na siya. Si Leobert Dasmariñas. Oh. Kasi si Leobert Dasmariñas, ang sinasabi niya, hindi totoo na pinatay namin, hindi totoo ni-rape namin yan, basta kami tinuro,
dinala lang kami dito, nila ano, likad niya mga pulis daw si ano, Manalo. Yun ang statement niya. Yun ang statement niya. Nung siya'y napiansahan. Oo. Na umiiyak siya. Umiiyak siya. Hindi totoo yun. And then, nung umiiyak siya, in-interview siya ng mga pamilya niya, tapos binidyuan siya. Niyakap-yakap pa siya ng nanay ni Jovelyn. Sino ba yung isang kapatid ni Jovelyn na babae? Jocelyn. Josie. Oo. Jocelyn, oo. Nag-video. Tapos, sinerch pa nila. Sinerch nila in time eh. Doon sa video eh. Si Josie. Sinerch nila in time na, sino yung tinutukoy mo? Tinanong siya. Tapos bilanggit niya, ito ba yon? Yung ex-mayor na si, ano pangalan nun? Step Leap. Si ano? Yung si... private, ano siya? Yung... Likad, si Likad. Si Likad. Yung si Likad. Sa video natin nagtatrabaho yun. Yung information at attackram doon ng city of Puerto Rico. Yun yung ano, tas sabi, ito, ganun. So, ang nagtataka ko, yung latest na interview dito sa kapatid. Si Jocelyn, siya na mismo nagsabi sa sarili niyang statement. Sabi niya, na tinatanong nga namin siya kung... sino ang nagdidikta ng pagbubugbog sa kanya? Wala naman siyang sinasagot. Walang binabanggit na pangalan. Parang ang akin doon, tumaliwas doon sa una niyang statement. Kasi dati pinaninindigan nila. Silikad. Ngayon, nag-iba na yung sagot niya. Yung pa nga isang parang kaduda-duda pa rin eh. Saka sinasabi pa pala ni, ano, ni Dasmariñas, ito si Manalo daw, ang nagtuturo-turo daw, di ba? Tapos ngayon, kaya pagdating sa lie detector, baksak siya. Yung mga sinasabi niya pala, hindi totoo. Sa lie detector, ha? So, yun, balik tayo dyan. Sige. May respetuin natin yung result ng NBI. Yes. At SOCO, PNP. Correct. Ang tanong dyan, sige, buto ni Jovelyn yun. Kung ganun kabilis yung naging buto, anong naging dahilan para maging ganun kabilis na naging buto yun? Na wala yung tendons, tsaka yung mga muscle tissue. Paano ba yun? Ngayon, hindi natin alam kung paano ginagawa nila sa ganyang ano. Siguro, may mga chemicals na pwedeng i-ano dyan, na para mawala yung sinasabi mo. Di ba? Hindi imposible. Hindi, pwede bang kainin ng hayop yun? Maubos yung mga laman? Matira lang buto? Sabi nung bayawak? May forensic na in-interview dun kay sa portion ng tulpo, Rapi Tulpo sa YouTube. Sige. Yung forensic na in-interview na kung may hayop-hayop man dun sa pinagpwestuhan ng bangkay, pwedeng nginat-ngat, kinuha-kuha. Pero dapat may matatagpuan pa rin daw na kahit may maiiwan pa rin kahit papano. Muscle tissue at buhok. Kasi yung buhok yan, nakakapit yan sa skull eh. Tsaka yung tendons, mga litid-litid, kung paano nagko-connect yung mga joints ng buto. Yan, dapat nakuha pa rin. Kasi yung pagkamatay ng tao eh, ang pagkakaalam ko, minsan inaabot din ng mga 6 months. At least meron pang naiiwan dyan eh. Hindi naman kagad na 1 month, 2 months, kalasay kagad. Kaya yun ang parang nakakaduda-duda. Nakakapagaan talaga. So, ayan no. Natalakay natin yung mga ano, may last portion na tayo na pagtalakayan na natin yan. Yung mga possibilities no, kung bakit naging ganun kabilis yung katawan ni Jovelyn na maging buto. Marami na tayong nasabi dyan. Either na lubog sa asido o sinemic cremate. Ano pa ba na hindi natin nasasabi? Pag-usapan kaya natin ngayon yung issue sa Robinson's Mall na sinasabi ng mga tao, mga nagwi-witness, may mga nag-witness eh. Nung araw pa yan na mga babae na talagang meron daw doon na kakaibang creature. Yung sinasabing taong ahas. Masasabi bang totoo yun? Nginat-ngat siya, pinapak, parang manok, lechon manok na pinapak. Kaya naging buto lamang, natirang buto. Hindi natin malaman kung talagang may katotohanan yung mga
nababanggit na ano yan. Kasi yan, parang nung araw pa, parang may nagbabanggit na yan na parang may ganun daw. Oo, tas naging issue dyan, na sinisiraan lang siya ng kakompetensya ng mall. Yeah, okay. Kaya gumawa ng ganong issue. So ang tanong dyan, kung sinisiraan lang ng kakompetensya ng mall ng Robinsons yung kanilang ano, negosyo na pasyalan, bakit gagawa yung kompetensya ng issue na hindi naman kapanipaniwala? Kung gagawa man lang sila ng issue, yung makatotohanan na. Oo, dapat. Oo. Halimbawa, sabihin nila, may sindikato dyan na nangunguha ng babae. Oo. Dapat ganon. Hindi yung sasabihin nilang may taong ahas dyan na nangangain. Eh, parang sinong kakagat sa kwento? Sinong kakagat sa ganong kwento na may kakaibang creature? Oo. Sasabihin ba nila na ang taong masang Pilipino, ganon, kababaw? Kababaw. Tulungges. Kasi yung panahon na yan, uso kasi yung mga sa pelikula yung mga shake, rattle and roll, yung mga aswang. Oo, oh, isa pa yan. Nangyayari dito sa atin yan. Mga creepy. Oo, ng pelikula ng suma. Suma. Taong ahas, soklaw. Oo. Oh. Kaya yun ang ginawang panakot sa tao. Huwag kayo pupunta ng Robinson, may ahas dyan. Kasi yun ang mapinapalabas sa sinihan mong araw. Oo, oh, parang nagkaroon na ng issue doon sa mga dating ginagawang sine. Oh. So kung sasakyan natin no, yung idea ng taong ahas, babalik tayo sa era ng Greek mythology. Oo, oh, pwede. Oh, kasi yung panahon ng Greek mythology, may mga malalaking hayop daw, creature. Na kalahating, halimbawa, kalahating tao, kalahating kabayo. Oo. Na tinawag na tikbalang sa Tagalog. Meron, kalahating tao, kalahating scorpion. Oo. Oh. Marami pang iba eh. Manananggal? Sa atin naman yon. Sa atin. Or folktail ng Pilipino yon. Oo. Sa mga, sa probinsya. Na nahahati daw. Tapos yung kalahating upper body lilipad. Maghahunting ng makakain. May iwan yung paa. Oo. Tapos babalik ulit siya sa katawan niya. Yun yun naman, talaga sa kabundukan talaga nag-aanyan sinasabi nila mga aswang. Oo. Talaga hindi nagpapakita sa... Di pa nga nakakarating yung idea yan sa Hollywood eh. Oo. Pag ginamit ng pelikulang Hollywood yun, napakaganda nun. Oo, yun kasi nga. Kasi ibang klase eh. Ba't ka kakalas sa katawan mo, tapos babalik ka ulit sa katawan mo? Ano po, for what? Eh nga, may parang spiritual na nilalagay ata, parang langis, gano'n. Hindi ko yan, nasa may kabundukan sila, sa may talagang tago. Kung sasakyan natin yung idea ng manananggal, ba't niya kailangang iwan yung paa niya? Mabigat? Maaari, pwede. Kasi parang siya makakalipa. Para makagalaw ng mabilis. Eh, ang pagkakaalam pa natin yan, ang gusto talaga nila, yung bagong panganak, yung bata, eh, dahil yung pusod. Dahil ang bango daw niyan. Yun ang mga kwento. Oo, oh, yun ang pag kwento. Pag may buntis daw. Buntis, oo. Oh. Malapit ay, ng mga anak. Mga anak. Yun ang kinakain yung baby. Oo. Oh. Ang tawag naman natin yung tik-tik din. Tik-tik. Oo, oh, tik-tik. Oh. Pupunta sa mga bubong. Sa mga bubong. Oh. Manananggal din yung tik-tik eh. Yun ang pagkakaalam natin, di ba? Pero eto, ba't nung panahon na Hapon, wala yung mga yan. Oh, katulad nito yung mga Hapon, ha? Sinasabi yung mga Pilipino pag nagkamali. Ba't yung mga manananggal na hindi sila lumabas nung panahon ng Hapon? World War II? World War II. Kasi bago pa manin Hapon na yan, meron na yan mga yan eh. Di ba sa ibang bansa, ganun din? May parang nagpapakita. Sa ibang bansa kasi, sa Europe. Anong pagkakalam mo nun ano? Sa Europe, paano? Sa bandang ano? Oh. Saan ba dito yun? Sa west ng Europe? Dito sa Irish. Irish, oh yeah, oh, isa pa, Irish, oh yeah. Ireland. Oh, mga Irish na tagka-Ireland. Ang folktale nila, mga vampire. Oo. Oh. Yun ang ano nila eh, kwento eh, saka version nila eh. Yung vampire, umiinom ng dugo. Mm. Kailangan nila mag-consume ng dugo, o hindi, mamamatay sila. Then, malakas sila pag bilog yung buwan. Oo. Oh. Ganun yung kwento sa kanila eh. Then, pag naputol daw sila, pwedeng ibalik yung kamay or paa. Kaya yung parang connected din sa kwentong Pilipino na yung manananggal,
Pag naputol yung ano, nababalik din niya yung ano niya. Yung ano niya? Yung lower side, lower part. Dali yun nga, kasi parang nagpapahid ng langis ata. Parang may nilalagay na langis. Para manumbalik ulit yung buong katawan niya. Kung napunta tayo sa ideyang yan, papasok tayo sa conspiracy theories ng mga ng iba na yung shapeshifter na sinasabing reptilian. Oo. Oh. Na kaya nila mag-anyo sa kagustuhan nila. Mm. Eh, kalat ngayon yun sa mga, sa US, sa mga conspiracy theories sa Amerika na nagtatransform daw talaga sila. Sa kwentong Pilipino, may ganun din eh. Sa probinsya, na yung hinahabol nila, naging baboy daw. Iba naman, naging kambing. Aswang din yun. Oo, yun yung term natin ng aswang. So kung sasabihin natin merong talagang taong ahas doon sa Robinson's Mall, tapos nag-aalay sila ng buhay at may dungeon doon sa ilalim daw. Ba't dinideny na ng ano? Nung ni Rubina, yung anak ba yun o ano, dinideny, wala naman, di ba? Hindi, kung dinideny nila, dinideny din ng authority. Oo. Oh. Kasi wala namang tinuturo sa eskwelahan ganyan eh. Sa libro, wala eh. Oh. So, yun ang tinuro sa atin bilang modern na ano, civilization. Sabi nga ni Robina Gokong Wei, patunayan nyo, pag napatunayan nyo, bibigyan namin yung buong Robinson's Galleria sa inyo na. Yun nga yung sinabi. Eh, mahirap patunayan. Kasi, yung mga nagbibigay ng statement, nawawala rin sila. Kay Alice Dixon, ang issue. Panoodin nyo po, no, sa mga nakakapakinig nito. Panoodin nyo yung mismong YouTube channel ni Miss Alice Dixon. Miss, ginawa siyang portion doon na aaminin na raw niya yung totoo. Then, nung inamin na niya yung totoo, binigay niya yung side niya. Pero kayo na lang po magsuri. Dahil sinabi niya doon, ang pagkakabanggit niya, kunwari, sabi niya, kunwari, sabi niya, term niya, kunwari. Kunwari, nalaglag ako doon sa dressing room, napunta ako sa dungeon, nakita ako ng taong ahas, nakatakas ako, nakalabas ako ng hotel, sa katabing mall. At nabayaran ako ng 850 million at ng ibang bansa ako para manahimik. Tapos biglang sinabi niya rin doon sa kabilang banda, lahat po ito ay totoo. Kayo na pong bahala mag-isip. Parang ganun yung sinasabi ni Alice, Miss Alex Dixon. So hindi rin natin alam yung totoo. Pagdating dyan sa mga alay-alay na yan, marami ng ganyang istorya. Sa ibang bansa, marami rin. Sa pelikula, marami rin. Oo, eh. Nangyayari talaga yan. Buti na lang, di nawala si Alice Dixon. Katulad na nangyari kay Jovelyn Galeno, di ba? Siguro dahil artista siya, hindi titigilan ng media yung Robinsons. Dahil nawala. Pwede, oo. Oh. Hindi titigil lahat ng mga tao kasi oo, sikat siya eh. Sikat siya, oo. Hindi babaliwalain. Oo, no? Maraming tutulong. Ma-expose yung tinatagong sikreto. Kung talagang meron, ha? Kung talagang meron. Oo. Hindi siya kinain ng taong akas kasi nalaman siya si Jesse Bell eh. Oo, maring siya. E ba't si Jovelyn Galeno ba kinain? Kaya natira yung buto-buto na lang natira? Ningat-ngat lahat? Hindi nga natin alam kung ano talaga yung tunay yung pangyayari. Oh. Kasi di rin naman natin ito mapag-uusapan. Oh. Patay na yung issue na yan eh. Kina-reply na nga ni Miss Alice Dixon, nagsalita na siya eh. Oh. Then, patay na yung issue, no? Tapos 90s pa yan ng balibalita, maraming babae nag-witness. Ngayon, nabuhay yung issue dahil kay Jovelyn. Yeah, oo. Oh. Kaya naungkot. Kasi nung in-interview si Alice Dixon, 2020, anong date, Brad? Yung 2020. Oh, 2020. Yung nag-post siya. Nag-post siya. Sa sarili niyang so statement. So ngayon, halos 2 years na ang pagitan nung nangyari dito kay Jovelyn. Ulitin ko po, no, sa makikinig nito, sinabi ni Miss Alice Dixon doon sa YouTube channel niya, hindi po totoo lahat ng aligasyon. Sa kabilang banda, all of this is truth.
Tapos tumahimik siyang gano'n, sandali. So, sa bilang tayong viewer, bilang manonood, tinutukoy niya, kayo na lang mag-isip. Bahala na kayo. Quick, hindi na lang niya in-specific. Ano pa, no? Question mark question pa. Question mark, oo. Sana, kung talagang pinaninindigan niyang hindi totoo, hindi na niya sinabi yon. Dapat tinanggal na niya yung part na bahala kayo mag-isip. All of this is truth. Sa kabilang banda daw, lahat ng yun, totoo. So yun, sa mga nakikinig sa atin ngayon, pwede kayo mag-comment sa mga pwede nyong gusto sabihin. Oo. Eto, pinag-uusapan lang natin na baka sa ano. Kasi, ang nangyayari nga, yung mga nawawala na walang kalaban-laban. At hindi nabibigyan ng hustisya. Ng tamang hustisya. Kaya ito, kaya pinag-uusapan natin para magising naman ang dapat magising. O nga pala, Pangtom, o saka ano, anong mayayari ngayon? Ililibing na yung kalansay ni Jovelyn? Ililibing na kaya? Eh kasi wala nga mapagsabi kung nasaan eh. Hindi, yung kalansay nga. Kasi nga, yung kalansay ni ano yun, siyempre, Jovelyn daw. Ten over na sa pamilya yun. Tinanong over na. Ten over na. Ngayon, kung panty na, yun hindi natin alam. Pwede na ilibing yung kalansay na si Jovelyn yun. Para pinatutunayan nga, dahil accurate nga yung ano na SOCO, tsaka NBI, nagtugma. So ngayon, parang gano'n na nangyari. Ililibing na yung kalansay. Parang admitted na itong pamilya na ano. Na yun ay na ano na ano talaga ni ano. Tayo. Si Burial, si Jovelyn ano. Yun lang inaano natin, ina-clarify. Siyempre, may mga ibang tao na parang doubt pa rin sa sitwasyon. Hindi, conforme niya. Kung yan, nakalibig na siya, may puntod na pangalan. Kung meron pang bagong lumalabas, sasabihin, ano pa pala, meron pa pala ano? Meron pa pala ano, pahabol na ano. Kaya lang natin pinag-uusapan to, siyempre, para yung ibang tao naman, huwag sana ulit mangyari, ha? Supposed to be, ha? Huwag sana ulit mangyari itong mga gantong sitwasyon. Pero sa pangyayaring rin yan, no? Kung talagang wala namang ganong taong ahas, sabihin natin ganyan, kawawa rin naman pala yung Robinsons. Kasi, siyempre, na ganyan na yung nangyari, matatakot na naman ngayon yung mga tao. Hindi na sila pupunta dun. Pwede mangyari. Sa ibang mall na sila papasok para mamili. Kasi may bagong isyong ganyan eh. Panibago na naman, no? Kasi Alice Dixon ngayon, kay ano na, Jovelyn. Gogong mo eh. Yung tinanong mo kanina, Mr. Clip, anong gagawin doon sa buto? Hindi, kung may mag-iimbestiga pa, wala nang pwede mag-iimbestiga eh. Kasi pagkakasabi ni Sir Rafi, wala na raw dahilan para mag-imbestiga yung iba, tinatanggihan din dahil meron ng result yung NBI at PNP SOCO. Kumbaga sa ano, yun ang parang pinaka-final na ano eh, di ba? Kasi siyempre, hustisya sila, sila nangakasiwa dyan, kaya ganun na nangyari na sa sitwasyon na imbestigasyon. Pero pwede bang mangyaring ganito? Bigyan natin ng ano, kunwari, no? Scenario. Pamilya ni Jovelyn. At may kakilala o may naawa na Amerikano na nakatira dito na retired FBI agent. Sabihin natin. Nagtatrabaho sa ensya ng gobyerno ng Amerika. Tapos siyempre, gusto niyang tumulong. Tapos ipipresent niya yung investigasyon sa FBI, Federal Bureau. Pwede bang mangyari yan? Pwede. O walang karapatan ng FBI mag-imbestiga sa ibang bansa? Meron karapatan. Kasi ang FBI, ano yan, international yan. Meron silang karapatan mag-imbestigate. Kung may magpipresent? Yes, kung ano. Pero hindi silang paintulot sa PNP, saka sa ano. Pero may karapatan sila.
Eh, siyempre, sa sitwasyon na nakakaw sa kapi ng... Mr. Coast, anong masasabi mo? Wala, hindi jurisdiction kasi ng FBI ito, Philippines to eh. Oo. Hindi, tinutukoy ko, Mr. Ghost, yung balik tayo doon sa senaryo. Yung magulang. May naawang retired na nagtatrabaho sa ehensya na nakatira kunwari dito, foreigner. Oo. Tapos nabalitaan niya, so siyempre gusto niyang tumulong. Siya mismo yung nag-present doon sa ibang bansa ng investigasyon. Dadalhin niya yung buto, yung remainings. Napatunayan lang yung DNA ba yun ni Jobelin. Oo. Kung gugustuhin ng pamilya. Yun ang tinutukoy. Kung gugustuhin ng pamilya at magkaroon kayo ng contact sa FBI na may kakilala, pwedeng mangyari. Kasi sa pagkakaalam ko, ganun eh. Yung labas sa Amerika na country na mga pagdating sa cartel, iniimbestigahan nila eh. Okay, okay. Isa yun. Ibig sabihin, nakakagawa pa rin talaga ng paraan. So ngayon, ang tanong doon, interesado pa ba itong pamilya na gawin yon? Para talaga mapatunayan. Kung sabihin natin yung mga chismis na kumakalat na nabayaran daw sila ng pera. Yun lang parang balita, chismis lang. Sa ngayon, syempre, masakit ang mga sa loobin nila sa nangyari, namatayan sila. At medyo nare-replenish dahil sa pera. Yeah, oo. Pero in the end, masakit pa rin yung sa loob nila. Kung ngayon may pera naman kayo, baka medyo makagalaw kayo, try nyo magsaliksik kung paano magkaroon ng contact sa FBI. Kasi sila rin makakagawa ng paraan yan eh. Yung pamilya mismo. Talagang sila ang concern talaga. Talagang gusto nila ng justice. Yung anak niya yan. Kasi tapos na yung PNP, tapos na yung FBI, nirespeto naman natin yung result nila. Eh try naman natin kaya sa iba. Sabihin natin standards yung ano nila, international yung study nila, yung proseso. Ng pag-imbestiga. Doon tayo sa ano, sa first world country. Sa Vatican. Kaya kasi yung pamilya mismo tinuldukan na nila eh. Naniniwala namin sa resulta. Yun ang statement nila sa balita eh. Ayaw na nila eh. Kumbaga, nabilog na rin yung mga ulo nila. Saka maganda ang bigayan. Yung sinasabi natin na ano nga, yun ang masakit. Pagdating sa mga ganyan bagay. Sana nga, makarating to sa pamilya ni Jobelin, marinig tayo. No? May pera naman sila ngayon, sabihin natin ganon, di gumawa sila ng paraan na mailapit to sa ibang ano, pag-iimbestiga, kahit wag na sa Amerika eh, sa karatig bansa na lang eh, na nag-iimbest mga magagaling din na investigador eh. Oh. Kahit sa Malaysia, Singapore, Vietnam, o South Korea, pwede silang ano doon kung may kakilala sila na nagtatrabaho sa ahensya ng gobyerno. Eh, nandyan naman yung buto eh. Yung remainings. Nabanggit niya, Mr. Clip. Ano bang gagawin doon? Ilibing na lang? O imbestigahan pa? Parang ganun eh. Bagay, meron naman tayong international investigation criminal, di ba? Katulad nga ng ginagawa kay Duterte. Merong international na mag-imbestiga. Pwede dalhin doon eh. International Court of Justice? Yes, International Court of Justice. Pwede dalhin doon eh. Kung maaasikasuhin ng pamilya. Yes, kung may mag-aasikaso. Kasi kung mayamang pamilya yan, sigurado mayamang pamilya si Jobelin. Maraming koneksyon. Aasikasuhin. Porke mahirap ba yung pamilya? Parang ano na lang, pinagkaisahan na, outnumbered na sila. Yun ang pinag-usapan natin dito sa atin. Yung sinasabing, pag wala ka, wala ka. Pag meron ka, meron ka. Ano yung masa? Pangmasa na lang. Oo. Pang low class citizen. Hindi, ang justicia para sa mayayaman lang. Oo. Pag mahirap ka, wala kang magagawa. Sa Amerika, ganun din kaya? Mr. Ghost?
yung ideyang yan? Nangyayari din, pero mas pantay sila sa hustisya. Mostly talaga pantay ang ano nila, ang desisyon ng korte. Kasi yun ang pinapakita nila eh. Sa mga palabas nila eh. Palabas sa nila. Documentary, sa mga palabas, sa pelikula, na justice talaga ang nangingibabaw. Kasi hindi na pinagmamalaki nila, kaya nga sila binansagang world police. Tama. Kasi pagdating sa hustisya, ano sila, totoo, justice. Kaya nga yung, di ba, sa pumunta ka ng Hall of Justice, may babaeng nakapiring, di ba? Tapos may timbangan. Simbolo. Simbolo yun, di ba? Kaya... Nakapiring. Na wala siyang titingnan kung mali ito o tama. Wala rin siyang papanigan. Kaya nakapiring yung babae yun. Di ba? Iyan ang ano sa mga Hall of Justice. Ano yan? Liberty ba yan? Liberty? Ewan natin kung liberty yun. Ba't ginawa nilang sign yun? Ang Amerika? Hindi lang sa Amerika. Sa lahat. Sa lahat ng justice system. Kaya nga nakapiring yun, walang mahirap, walang mayaman. Di ba? Pero sa Pilipinas, nabibili ang kalayaan dito. Yan ang pinag-uusapan natin, di ba? Pag mayaman ka dito, lahat ng krimen, lahat ng kalokohan, kasamaan, gawin mo. Di ka makukulong. Bayaran mo polis, bayaran mo ang korte. Pero pag mahirap ka dito, dampot ka agad. Dampot ka agad, yan. Kulong, oh. Kaya sila, ano, si... yung kay Bria, di ba? Yung Honson, hindi na dampot, hindi na kulong. Ito, pinag-uusapan lang natin, nililinaw lang natin itong mga tinakil namin na usapin na ito. Ayun eh, ito naman kila, ano, kila Jobert Dasmariñas, saka kay Jobert Valdestanon. Sila daw umaamin eh, kaya sila ngayon ang uhulin, sila ngayon ikukulong. Eh, siyempre eh, umaamin na sila eh. Hindi ngayon, bumalik na yung amin ni Dasmariñas eh. Si Robert sabi, hindi totoo yun. Pinilit lang ako, tinuro-turo lang sa akin yun. Di ba? Mr. Panto, anong masasabi mo sa mga tinatakil natin usapin na ito? Yun naman. Talagang ganun ang nangyayari, nakakalungkot yung sistema. Kasi hindi rin natin masisisi, third world country nga tayo eh. Sa pera pa lang eh, bagsak na tayo eh. Tama, bumaba pa yung peso natin ngayon. Yun, na-shut down pa yung peso natin. Tumaas yung dollar. Hindi lang negative eh. Sana si Bongbong, no? Yung mga ano no, kagandahan ng gagawin niya no? Matupad no. Maring pinaplano na rin ni Presidente Bongbong Marcos siya si BBM. Oh. Kasi hindi naman ultimo ora naka sikat kagad tayo eh. It takes time. Sigurado 'yan dahil maraming problema sa sitwasyon natin ngayon. Ito ba 'yon ano, Miss nawa yung mga gold ni BBM niya. Hindi, yun ang sabi-sabi. Makukuha ba niya? Naka-deposito. Magkakaalam din namin kasi siyempre may mga kaibigan din tayong nag-ano din. Yung para nag-ano ng mga treasure. Yun ang balibalita. Supposed to be, yung pera siguro nila na nasa ibang bansa, sana magamit din kung talagang pinagkaloob sa kanila ng ano yan, ng taas. Na para sa kanila to, para itulong sa mamamayang Pilipino. Na tayo talaga naghihirap na. Imbis na umasenso nga tayo, halos pa-atras na nga nangyayari sa atin ngayon. Italiano, ito yung... Italiano ba yun, yung mayaman? Yun ang pagkakaalam nun itong mga nagano sa mga ginto-ginto. Si Italiano, yun daw ang may hawak ng ano. Tapos ngayon, itong tatay niya, yun ang parang humawak ng kaso. Kaya pinagkalooban. Yun ang pagkakaalam lang. Ito, pinag-uusapan lang natin. Sana kung totoo ito, at least malaking tulong sa Filipino people yan.
Maaring yun ba yung pinunta ni... Ano ba yun? Inimbitahan si, ano? Mr. President BBM? Inimbitahan siya? Ano bang pagdiriwang yun? United Nations. Na lahat ng mga presidente, kailangan pumunta sa United Nations. Pumunta, yeah. Oh. Isa yun. Oh. Tapos, yung panahon ni Duterte, ba't walang ganun? Rodrigo Duterte. Hindi nagkataon eh. Nagkataon lang ngayon eh. United Wala pang pagkakataon gano'n dati? Ngayon, nagkaroon na ng meeting ngayon eh. United o, tinanggihan niya. Ha? Baka tinanggihan niya ang pagdalo. Kaya nga, yun ang hindi natin alam. Possible, man. Eh, siguro, talagang nataon yung sinasabing United Nations ano, meeting. Ngayon, siyempre, para isang lakad na lang, itatakil na rin ni BBM yung sitwasyon natin sa Pilipinas. Kinausap niya si Presidente Biden. Pwede. Tapos pumunta siya sa New York Stock Exchange. Oh. Ang dami niyang pinuntahan eh. Ni-welcome siya doon. Yun ang isang ano siguro, yung tungkol sa negosyo, yun ang pinag-usapan nila ro. Pero ang pakain nila sa United Nations meeting. Oo. Parang hindi na siya nagsayang ng oras para noon, ba? Binanggit din ni Mr. President na sinabi niya doon sa pagkakaalala ko, no, yung hindi ko nakikita na sa future ng Pilipinas hindi natin maging kaalyansa ang Estados Unidos. Ayun. Pero parang tumaliwas ata yun eh doon sa interview niya nung nangangampanya pa lang siya kay Boy Abunda. No, tinanong siya, kalino ka ba lalapit? Sabi sa kanya. Sa China o sa Amerika? Ang sagot niya, pag-usapan natin ng maayos yung maganda. Kasi isang bahing lang yung dalawang yung bansang yan eh, burado tayo sa mga pakto. Tama, totoo. Malinaw yung sagot niya, parang wala siyang papanigan. Neutral siya. Neutral siya nung nangangampanya. Pero ngayon, medyo nagulat ako na parang biglang Amerika na yung ano niya, pinanigan. Sa kabilang banda niyan, meron kasing away ang nangyayari, yung Cold War na sinasabi, yung Russia at Amerika noong araw pa yun eh. Nadamay na nga yung China eh. Dahil yung China daw, kakampi ang balita. Tapos nakita naman natin, pumuesto na yung China doon sa West Philippine Sea. South China Sea na yun. Kanila na yung lugar na yun, kanila. Tapos nagkaroon na lang artificial island. Ang dami na. May mga parang panggera na sila doon. So ngayon, tumaliwas ngayon yung sinabi ng ating Mr. President. Sana maganda yung decision niya, no? Kasi pagdating kay Mr. President, previous president natin si Duterte. Rodrigo Duterte, sabi niya, dito ako makikipag-alyansa sa mga karating bansang Asia dahil nasa Asia tayo. Nandito tayo malapit eh. Tama. Karating bansa natin yan. Kung kakampi tayo sa Amerika, tulad niyang nangyari ngayon, ang layo. Ang layo ng ano, ng support. Kumbaga ba nagkaroon ng halimbawa ang sinasabing gera. Yung sakupan na ng territorial ano, invasion. Ang layo ng Amerika. Bago tayo matulungan. Anong sinasabi yung mga aircraft carrier ng Amerikano nandiyan sa Pacific Ocean? Yun ang tutulong sa atin. Ang dami yun eh. Dami aircraft carrier ng Amerika eh. 11. Tambak. Tapos ngayon, meron pang statement si Putin, president ng Russia. Na gagamit daw siya ng weapons of destruction. So ngayon, may posibilidad pag hindi na nagkasundo, pwede mangyari yung tinasabi ng ano? Ni Putin. Kasi sabi World niya, War 3. Huwag daw papakilamanan ng pagbawi niya sa Ukraine. Walang kahit sino. Kung sino raw ang magbiro sa kanya, blackmail daw siya na gamitan siya ng weapons of destruction, sabi niya, sinisigurado niya na gaganti rin siya. At mas malakas daw yung sa kanila. Yun. Kailangan din, intindihin din yan eh, ng mga taong bayan eh. Tsaka ng mga leader.
iniintindi rin niya talaga ng mga United Nations, ng NATO. Oh, yung NATO kasi yan ang siyempre ano, mahawak sa mga ganyang ano. Eti si President Putin pala, ano pala, gulat din yung mga ibang tao sa kanya. Di ba? Yung Amerika, gulat din. Yung mga England, oh, posible. Yung mga Germany, gulat din kay Putin. Oh, yung iba naman, sinasabi, napanood ko sa iba, sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, social media, no? Na dinidisregard nila yon, wala lang daw yon. Na yung weapons of destruction daw, hindi daw totoo. Oo. Oh. Parang hindi ko yata papaboran yon dahil Russia yan eh. Nung araw pa yan, magagaling sa mga ganyan eh. Oh. Sila nga nag-invento ng mga malalakas na ano eh, mga pasabog, tsaka tanke. O, sa mga space shuttle, magaling din sila. Sa mga satellite, sa labas. Nauna pa nga sila eh. O, sila ang nagkakarerahan noon ng Amerika eh. Oo. Nauna pa sila sa ano, sa space, ang Russia. Pero Pilipinas, meron din tayo. Quakis, Tokinyo, Baby Rocket. Yan nga, yung parang sa pagbibiro, no? Di ba sa Amerika, astronaut. Malinaw. Sa kanya. Sa Russia, cosmonaut. Sa Pilipinas, asungot. De, joke lang mga kaibigan. Saka ang laki ng Russia. Oo, talagang... Ang dami pa nilang tao. Kung titignan mo yung bansa ng Russia, sa Mar Yosef, napakalaking ano. Sa military personnel, ang dami nila. Oo. Kaya lang, ang tanong, mausap ba yung mga military personnel nila? Eh, yun na hindi natin alam. Siyempre, nagka-training yan. Siyempre, confidential. Kasi ang Amerika, mausay daw sila eh. Oo. Yung diba, katulad ng ano, yung Top Gun. Oo. Oo. Mga jet, mga ano nang gagaling nila. Yung mga Navy SEAL. Oo. Di ba? Okay. Navy SEAL. Oo. Mga Delta Force. Di ba? Ang dami nila gano'n eh. Oo. Eh sana kung sinasabi nilang parang World War III, eh sana wag mangyari. Oo. Tapos ang sabi pa ni Putin, mas kung sinasabi niya na mas malakas ang weapons of destruction, sabi niya, mas advanced yun sa akin, mas malakas pa. Oh. Oh. So ngayon, parang may tinatago siyang preba na ayaw niya ilabas. Oh. Pag sinabi niyang weapons of destruction, nuclear yun. Yeah, oh. Panira eh, weapon destruction nga eh. Punta, iba usapan na yun. Kumbaga ba, sisira sa ano, civilization, sa society, oh. Sa life form. Oh, gaya nangyari sa Nagasaki, Hiroshima, di ba? Ilang taon bago nagkaroon ng ano diyan ng buhay. Oh. Atomic bomb lang 'yon, ha. Oh. Iba hindi pa natin mangyari yung ganung bagay. Hindi na tinirhan 'yon hanggang ngayon na yung area na 'yon eh. Oh. Kasi may radiation pa rin daw. Radiation na tinatawag. Eh biro mo yung epekto niyan. Couple of years, baka hindi pa. That's Marioso. Yung sa ano, sa Russia, yung ano nila, weapon of destruction nila. Isubmarine nila ang pinakamaganda, pinakaano. May mga talaga may mga missile. Oh. Delikado yung mga submarine ng Russia. Oo. Kaya mga Amerikano medyo takot din sa Russia. Ha? Oh, pero palaban din sila. Palaban din ang Amerika. Palaban din sila ang American. Palaban din sila talaga. Eh yun nga, sana huwag umabot sa ganyang sitwasyon. Oh, yung sinabi ni President Rodrigo Duterte. Nung interview niya kay Jessica So, sabi niya, takot ang Amerikano sa Russia. Sabi niya, kung papanigan natin yung statement na yon, siyempre, may presidente siya, alam nila yung mga confidential dyan. Eh. Pwede. Siguro, Malacanang. Eh. May mga ano yan, intel yan eh. May mga intel dyan na may nagsabi sa kanya. Hindi na lang niya in-specify eh. Ba't takot yung sinasabi niya? Takot daw ang Amerika sa Russia. Baka tinutukoy niya yung sinasabing ayaw ng Amerikang maggera. Kasi pagka naggera ngayon, talagang magkakasabugan lahat. Dahil lang high-tech na yung mga weapon ngayon. Kasi pag yan pinindot mo, lumipad yan, talaga sasabog yan. Kaya kung saan tumama yan, sigurado, distract ang isang bansa.
Oh. Sino pipindot? Ang matindi dyan, ano, Panto, Yura Jason. Oh. Yan ang magiging epekto niyan. Sino pipindot? Amerika, Russia? Oh, hindi natin malaman kasi isang pindot lang yan eh. Eh kung merong ano, kontra. Oh. Isang magkamali. Oh. Oh. Kaya, kung may kukontra naman. Oh, kung may kukontra, hindi natin malaman kung sa erita tamaan niya doon sa sabong. Oh. Eh problema, eh kung sumablay. Oh. Yung kontra, ano, naubos din yung pangontra. Oh, yun nga. Oh. Yung unang mga panira, blap lang. Naubos din yung pangontra. Blap lang pala yun. Kaya nga, ano din, yung kontrabarata ang tinatawa. Kung nakakapunta ka dyan, ba't sasabihin ni President ng Russia na hindi siya, parang sa salita niya kasi, hindi siya takot gamitin yung weapons of destruction. Hindi niya ba inisip yung, ano, yung sitwasyon ng buhay? Oo. Gusto niya bang i-reset? Gusto niya ba nilang i-reset yung, ano, sistema? Balik ulit tayo sa ano? Babalik tayo sa ano? Sa primitive. Primitive age. Sa ano? Anong gusto nilang i-reset doon? Yung sistema ng pera? Ayun, pwede mangyari yun. Ayun, Mr. Ghost. Yung Russia kasi, ang dating lang ng bansang Russia, nananakot lang sila. Sige, nananakot sila. Pero lahat kasi ng bumangga sa Amerika, giba eh. Wala nakakatalo dyan. Oo, isa yon. Isa sa nangyayari yon. Eh, ba't malatakot ng Amerika sa Russia? Sa submarine? Amerika, nasa kanila na yung yellow submarine. Oo, yung kanta ng Beatles. Kasi noon pa yung away na yan eh. Cold War nga eh. Oo. Di ba nga yung si JFK? Oh. Sinong pumatay kay JFK? Si ano? Sino yun? Russian ba yun? American-Russian. Sabi, di ba Russian daw yun? Oh, American-Russian. Oh, oh. Ba't siya napatay? Nangyari. Kung talagang mataas ang security ng Amerika, mas magaling sila, dapat hindi namatay si JFK sa ganung pangyari. Oo. Oh. Si Oswald. Oo. American-Russian. Magaling yun. Pag nireview yung ano, yung pangyari doon. Oh. Sniper. Ini-sniper. Tapos hindi nakita yung bala. Ang pag based on study, kaya daw walang bala, ano daw yun, sub-zero na yelo. Oo. Na ang pagkakadesign doon, pagka tumama doon, matutunaw na. Oo. Kaya hindi siya na-retrieve. Hindi, kaya pinapatay din si JFK, kasi nag-uunahan sila sa moon eh, no? Outer space, no? Sabi ni JFK, we will conquer the moon. Sabi niya, rastaram tayo yan, JFK, patayin niya yan, kaya unahan tayo sa moon yan. Oh, pwede, pwede. Sa mga pinag-away-awayan nila yan eh. Tapos diba sabi, front lang daw yung pagpunta sa moon. Ang totoong goal daw dun yung ano nga talaga, nuclear. Nuclear, oh. Yung space shuttle test daw, sila sabi, pupunta tayo ng moon. Pero ang totoong dahilan daw dun, kaya sila nagtetest ng rocket pataas. Missile ba? Tine-testing nila kung magsasucess ba pag dating sa ano missile weapon. Weapon, oh. Diba ngayon, kalat na yung issue na ano lang daw, yung fake lang yung ano, first man land on the moon na tinelevise sa buong mundo ng live. Kasi ang talagang pag-test ng sinasabi nilang ano, sa dagat pinapuputok yan para hindi sa lupa. Yan nga, siyempre yung radiation. Ayun ang pagkakaalam ko. Sa dagat talaga pinapuputok yung mga test na yan, yung mga atomic bomb na yan. Meron sila nagtetest ng ganyan? Meron ding area dati sa ano? Ano sa part ba ng Amerika yun? Oo. Yung nagtetest sila sa land. Oo. Meron yun eh. Meron sa, documentary yun eh. Sa ano? Texas? Oo. Tapos meron pa nga sila mga dami. Oo. Dami na building. Oo. Mga tao. Mga bahay. Oo. Sa Texas yun? Sa ano? Sa desert nila. Mas tinigil daw nila kasi nga dahil doon sa radiation. Radiation. Siyempre eh, pag humangin, yung usok niyan, malalangap ng mga taong ano yan. Yung mga naapektuhan kahit malayo. Oo. Nasisira daw yung ano yung DNA. Oo. Kaya pag nagkaanak sila, abnormal. Abnormal, oh. May deformation. Oo, abnormal. Deformality sa katawan. Kaya nga, yun ang mangyayari niya. Kung halimbawa, kung wag sana mangyari. Eh sigurado, wala magiging winner dyan. All lose. Di ba? Lahat talo. Lahat talo. Oh.
Tsaka irreversible. Oo. Pag nagkaganon na, wala nang balik yun. Wala na yun. How many years na ba? Ibang generation na naman ang lalabas. Magaling si, ano, para, si John F. Kennedy. Kasi ang daming mga missile na tinayo ng Russia sa Cuba. Oo. Oo. Siguro mga labing... Oh, during that time? Oo, oh, yung buhay pa siya. Oo, oh, buhay pa siya. Labing isa ata. Lalaking missile, ha? Pinaano ni John F. Kennedy yan. Kinontra niya. Oo. Oh. Pinatigil niya yan. Kaya yung Russia, galit-galit sa kanya eh. Oh, pinatigil kasi niya. Kasi yung sinasabing ang distraction, yun nga yun. Kaya inano ni, pinigilan ni John F. Kennedy yan. Oo. Inano niya yung Cuba. Oo. Oh. Wala nagawa yung ano, yung Russia nung araw na yun. Tapos nagtayo na si John F. Kennedy, namatay na siya, nagtayo na siya ng ano, John F. Kennedy Space Shuttle. Oh, Space Shuttle. Space ano? Yung Space Center. Center, oo. Oh. Oh. Kasi ang dami na pala ng Amerika ng mga ano, ng mga missile. Papuntang Moon, papuntang Mars, ang dami na. Oo. Oh. Kaya sa mga nakikinig eh, ito pinag-uusapan lang natin tong yung mangyayari na supposed to be, dapat sana wag mangyari, ha? Sana naunawaan niyo yung mga pinag-uusapan namin dito, mga kaibigan. Sa ang Amerika naman, kaya sabi na natatakot sila sa Russia. Kasi yung mga space nila, yung mga space nila sa space, yung mga ano nila, satellite nila, space nila ganoon ng Amerika. Nawawala. Oh. Sumasabog. Ang suspect nila, tinitira sila ng Russia. Kinuha ng Russia. Tinitira yung mga ano nila doon. Oh. Hindi kasi yung kaya, gravity ro sa paglumagpas ka na sa surface ng ano, iba na yung gravity. Hindi nga, kaya naman imposible kaya hindi. Lumalabas, mas ano pa pala yung Russia sa Amerika sa NASA. Oo, oh, sabihin, mas ahit pa yung mas ano. Ahit pa pala sila, kasi nagkataka yung mga NASA eh, yung mga ano eh. Nawawala yung mga ano nila, mga laboratory nila, to, yung mga sky lab nila, nawawala. Ang suspect nila, Russia ang kung ano, tumitira. Nagkataka sila, puta. Ba't nawawala? Ba't may mga panlaban naman kami? Mas ay, lumalabas pala, ang Russia pala, mas magaling pala sa outer space. Hmm. Eh, yun ang hindi natin alam sa ganung mga sitwasyon. Kung babanggitin naman natin yung ganitong side, kasi ang nangyari kasi, naging salbahe na ang tingin ng tao ngayon kay Putin. Kasi sa nangyari, daming namatay sa Ukraine. Oo. Mga sundalo, mga sibilyan namatay. Dahil sa order niyang invasion. Invasion, oh yeah. Oo. Ngayon, kung sasakyan naman natin yung panig niya, ayaw lang naman niyang tumaliwas ang Ukraine sa kanya. Kasi dating sa kanila rin yun eh. Oo. Tapos mayroon pang issue na mayroon daw base ang Amerika doon. Nandun din daw ang NATO. Oo, oh, yun ang sabi-sabi. Baka yun lang nang ayaw niyang mangyari na nasa sarili niyang ano, area at sinasakupan na ng kalaban niyang bansa. Ang totoo niya, ang Russia nga natakot sa Amerika. Yung ngayon time na to? Oo, natakot siya sa Amerika. Kaya nga siya nagtitreat na eh. Oh, kumbaga sa away, siyempre, hindi ka magpapatalo, di ba? Oo. Lalakasan mo yung mo, sasabihin mo. Ipapasok yung psy war. Oo. Psychological warfare. Oo. Isa-cyber mo yung kalaban mo. Eh, maaaring ganun. Kasi alam ng Russia, ang Ukraine, kampi ng US yan. Dapat
niya babawiin niyo eh. Independence na nga yun. May sarili ng gobyerno yun eh. May sarili ng ampere. Oo, tumatakbo na sila ng sarili. Siyempre, gusto rin nila na yung walang nag-answer na, walang nag parang ganun. Gusto nila mamuhay ng maayos, di ba? Ang nagtataka naman ako dyan, dun kay Zelensky. Oo. Yung leader ng Ukraine. Oo, sige. Bakit niya ayaw pang isuko na lang? Oh. Na para wala nang mamatay. Oh. Wala nang gera. Ba't di na lang niya sabi, makipag-usap ng maayos sa kay Putin na sige, makikisama na ako. Huwag na lang tayo mag-away. Ano bang mga kailangan nating ayusin? Ganon. Bilang mga leader, hindi yung pinahantong pa sa ganyang patigasan. Oo, patigasan. Masa modern na panahon na tayo eh. Kasi nga, nagsarili na sila eh. Ba't pa sila babalik sa Russia? Parang Pilipinas, halimbawa to, babalik pa ba tayo sa Spain? Babalik pa ba tayo sa US? Parang hindi na. Hindi na papayag yung mga opisyal natin. May sariling gobyerno na tayo. May sariling namumunod eh. Oo, kaya ginawa tayong democratic country para yung kalayaan natin, yung kagustuhan natin, magawa natin sa tamang proseso. Hindi, ang point doon, para walang gulo. Oo, hindi na magkaroon ng mga namamat casualties. Oo, casualties. Oo, ano, destruction. Di ba? Ang gusto ni Zelensky, kumapi rin sa kanya ibang bansa, natulungan sila, kalabanin din yung Russia. Oo, di ba ang response ng NATO, sige na, makisama ka na lang sa Russia. Ayaw niya makinig. Umalis ka na dyan sa Ukraine. Oo, pinapaalis na nga siya eh. Oo, totoo yun. Ang sagot niya, hindi ko tatapusin yung gera sa pamamagitan ng pagsuko. Matigas din ang ulo, yun yung paniwala niya. Ni Zelensky. Hindi, siguro sa tagal na nahawakan sila ng Russia, ayaw na nila. Ayaw na nila. Parang gusto nila, mamuhay sila ng... Kasi ibang klase yung yung sinasabi nating... Iba yung democratic, iba yung parang komunista, di ba? Oh, yan ang punto ro. Pero nagsimula din ang Russia dahil sa Ukraine. Oh. Oo. Kaya nabuo yung Russia dahil sa Ukraine. Oh. Kasi hawak ng Russia din ng kaya mga tao sa Ukraine, mga Russian eh. Oo. Oh. ngayon papasukin natin yung idea ng mga conspiracy theories. Sabi nila, isang malaking pakulo lang daw 'yan. Ng mga world leader sa buong mundo. Pwede. Na kunwari, yun nga, yung invasion sa Kupan, tapos hinihintay nila makailam ang Amerika. Para pag nakailam na, meron na ngayon dahilan ng Russia para atakihin ng Amerika. Yun lang daw yung goal nila. Amerika pa rin. Kasi sa tagal-tagal ng pamumuno ng Amerika sa world, no, ang dami gusto magpapagsak dyan. Dati China. China, Russia, Japan, Germany, Japan. Japan din. Tapos may kumakalat pang issue na 60% na raw ang utang ngayon ng Amerika sa China at Russia. Yun ang parang yung kaya parang ang statement ng China na hindi na kayo ang world power. Kasi ba't kayo may lubog na utang kung kayo pa rin ang makapangyarihan? Yun ang sinasabi. Hindi naman natin alam kung ano yung totoo. Kasi sinasabi ng USA, utang kami. Pero kami pa rin superpower sa Earth. Yan sinasabi nila eh. Tapos may sinasabi na ang gusto rin mangyari ng Russia at China na hindi na yung US dollar bill ang maging currency. Pangunahing world money. Kasi tumatakbo, dollar eh. US dollar. Ang gusto rin ng China at Russia maging pantay na. Level na lang. Siyempre, hindi naman pumapayag ang Estados Unidos. Kaya gusto nila pabagsakin. Hindi pwede nila pabagsakin nila Amerika kung magawa nila. Kung kaya nila? Oo. Pero maraming mamamatay. Talagang mangyayari yan. Pag yan, hindi nagkasundo-sundo, parang pataasan ng ego, sus mariosin. Bandang huli, lalabas yung salitang history repeat itself. Tama. Yung sa nangyari na dati. Nangyari na. World War First, Second. Oo. Ang problema, sinasabi ng mga analyst,
na pag nag-gera daw ngayon, wala na. Ibang klase na. Babalik daw tayo sa sibat at pana. Oo. Oh. Primitive na. Oo. Oh. Mga sumpit. Caveman. Kasi sira lahat eh. Kumbaga ba yung mabubuhay, survivor. Tapos yung survivor, hindi rin sigurado kung makakapag-create pa siya ng life. Hindi, yun nga, yung sinasabing survivor na yun, sigurado ano na siya, kasi depektibo na yun eh. No, depektibo na, pag nag-anak na siya. Radiation. Oo. Hindi naman yung bala na tumama sa katawan mo, nagkaroon ko ng sugat. Yung radiation. Yung radiation. Oo. Yun ang matindi dyan. Eh, kita mo nga, yung mga damo nga, hindi rin kaya mabuhay. Oh, lahat ng klase. Pero parang kung i-analyze natin, no, bilang tayo, magmamasid, oh, bilang tao, parang sunod-sunod yung pangyayari. Oh, 2019, pumutok yung COVID. Oh. Tapos ngayon, nagkaroon lang away ang Amerika at China. Oh. Kasi nagsisihan sila eh. Oh. Kung kanino talaga galing eh. Siyempre, sinasabi ng US, sa inyo yan. Nandyan nga yung laboratory, dyan pumutok. Oh. Tinuturo naman ng China, kayo nagdala dito niyan eh. Oo. Dito niyo lang pinaputok para sa amin yung sisi. Sisi, maintay sa amin. Ngayon, hindi natin alam kung anong totoo. Oo. Then ngayon naman, 2020, ano yan eh, pumutok, 19. Tapos 20, oh, nag-lockdown sa mga bansa para ano, buong mundo. Tapos 21, medyo humupa. Ngayon, 22, yan naman, Russia, Ukraine. Parang magkakadikit na ano lang na taon, ha? 19, tapos 20, 21. Halos 2 years lang ngayon. Eto, nagkakaroon sila ng hidwaan ngayon sa sitwasyon ngayon. Oo, kasi oh, dati 2016 pa lang, putok na yung issue eh. Oo. Na gusto raw girahin ng China ang Amerika. Oo, yun ang balibalita. Tapos, siyempre pinagmamasdan ng mga tao, no, kung paano nyo lalabanan yan yung Amerika. Ang nangyari, pinuwestuhan nila yung South China Sea. Nagtayo na sila ng ano doon, military base. Oo. Ngayon may hinaharvest pa na silang langis doon. Yun, doon yung mga pagkakasunod ng mga pangyayari. 16, 17, 18. Kasi kung nasasakupan natin ang West Philippines, etong Pilipinas, talaga napakayaman natin sa mga lahat ng klase ng mineral. Yung laki ka natin, ang pagkakaalam natin. Eh. Almost, sure, na parang class A. Almost 50 years bago ba ano, sa, yung nakatanim na laki sa atin. Eh, dyan papasok ngayon sila, ano, sila Trillanes. No. Kasi si Trillanes daw nakakipag-organize dyan eh. No. Sa, ano eh, West Philippine Sea. Na napunta ngayon sa China. Eh dati no, nung yung nag-uumpisa mag-agawan dyan eh, yung structure ng China dyan eh, halos kawayan lang, dalawa lang yung bantay. Eh ngayon, kita mo, sementado na. Base na. Military base na. May runway na. May tangke. Oh, tangke. Eh dati no, kawayan lang yan. Umuuga pa. Di natin dalawa lang yung bantay. Baka may nuclear power plant pa eh. Kasi bawal umentry doon ng Amerika eh. Oh. Yung mga submarine, bawal. Dahil sinasabi ng China, malapit sa kanila yan. Sakop nila ng panahon pa ni Limahong. Pero nagbigay rin ng ano, ng tulong yung Amerika dati, yung panahon ni President Rodrigo Duterte. Oh. Nasabi ng Amerika, magbibigay kami sa inyo ng aircraft carrier, tangke, barko. Oo. Labanan nyo. Oo. Oh. Eh, ang katwiran ni ex-President Rodrigo Duterte, sabi niya, ayokong mamatay ang sundalong Pilipino para lang sa away nyo. Oo. Yun ang sagot niya eh. Pero kung titignan natin yung side niya, may kabaitan siya. Oo. Duterte. Oo, dahil ayaw niya nga mamatay daw ang sundalong Pilipino. Sa kabilang banda naman, parang napabayaan ata yung ano natin, yung property. Oo. Kasi nga, binayaran na siya ng China eh. $1 billion ang binigay sa kanya eh. Kaya nga, nagtayo na dun. Nakatanggap na siya ng pera eh. Kaya nga, ang daming China sa punta dito eh. Classified yun? Oo. Ang daming hotel na tinayo dito. Ang daming mga casino. Casino. Tapos yung mga project, yung mga bill. Puro China ng pondo dyan eh. Chinese yan eh. Yung ano natin, yung tunnel. Yung tunnel natin ngayon. Oh. Ginagawa pa. Lumalabas, binenta ni Duterte yun.
Ngayon nga, pinaalis na ni Bongbong yung mga Chinese businessman, mga pogo. Pinapalabas ni Bongbong ngayon. Ayoko na ng China, kapi ako sa US. Ay, yung pogo? Oh, yung pinauwi pogo. Niya lahat, pinag-uuli niya eh. Sa amin yung mura dati ni Duterte ng Amerika. Kapi ako sa China, kapi ako sa Russia. Ngayon nga, iba yung presidente. Bongbong na, BBM na. Oh, yun daw. May ano, meron kaming lola. Lola siya na bibili ng ano, appliances. Oo. Oh. Tapos nandun na, nasa cashier na, bibili na niya. Tapos biglang sabi niya sa amin, gustong gusto niyo ba si President Duterte? Sabi niya. Sabi naman namin, bilang empleyado, opo, presidente natin yun eh. Sabi niya, mag-isip-isip kayo. Galing kaming Cebu, no? Sabi niya. Gusto ko rin si Duterte, sabi niya. Ang problema, pumunta kami ng Cebu. Oo. Mamamasyal kami. Oo. Ngayon, mag-check-in kami sa hotel. Nandun na kami, nakababa na kami sa inoano namin eh, sinakyan namin Uber. Oo. O Grab, sabi niya. Nandun na yung mga pang-ano namin, gamit, sa entrance ng hotel. Nandun na kami sa lobby, kausap namin yung information. Pamilya kami. Ngayon, sabi ng hotel, hindi po kayo pwedeng mag-check-in dito. Sabi naman nila, bakit? Para for Chinese only lang to. Ah, mario ko sa discrimination. So, sabi niya, bakit sa sarili naming bansa, may hotel ng ganitong tumayo, katatayo lang daw eh, oh. Na hindi pwedeng mag-check-in ng Pilipino. Oh. Yun, galit na galit siya kay President Rodrigo Duterte na ba't daw ganun yung nangyari? Diniscriminate tayo sa sarili nating bansa. Bansa, oo. Oo. Sana okay na Chinese hotel yun for ano, kumbaga ba, tatakan nila na exclusive oo, on Chinese. Di ba? Citizen. Oo, dapat pero ganun. Dapat, kung may Pilipinong ano, papasok, meron din. Exempted. Dapat. Exempted. Oo. Hindi yung sasabihin hindi pwede. Oo. Ang nangyari, yun, ayun, parang ano yun, nagtaka ako dun sa sinabi ng lola na yun. Kaya nga, yung ganun sitwasyon, kita mo, nangyayari, di ba? Na hindi dapat. May order doon sa hotel na yun. Exclusive for Chinese people only. Ano? For member only? De, Chinese lang. Chinese lang. Oh. Nabalita ba yan sa TV? Hindi. Hindi eh. Oh, kaya nung sinabi rin ng lola yun, inisip ko kung totoo ba o hindi. Oh. Pero parang totoo eh. Kasi galit na galit siya eh. No, hindi lang sinabi, no? Hindi lang sinabi sa media. Kaya, mas maganda nila. Sinabi yung lobby, no? Hotel management. Sorry ma'am, fully booked na po kami. Naggawa na lang ng dahilan. Oh, sana ganon. Fully booked na po. Eh, diniretso siya eh. Diniretso siya for Chinese ano lang daw eh. Eh, dapat yun. Nagbigay sila ng, ano, ng karatula na this is for Chinese only, oh. Dapat gano'n, di ba? Oh, wala. Kunyari, eh. Chinese food, di ba? Ito lang ang kakainin mo. Oh. Kunyari, may lahing Chinese ka. At least, alam mo kung alam mo ka, pupunta mo restaurant. Dapat gano'n. Nagbigay sila ng karatula doon sa labas. Oh. Exclusively for Chinese only. Di ba? Dapat gano'n. Eh, maaaring mali din yung ano ng management doon. Kasi siyempre, management ka eh, di ba? Marketing. Eh, siguro, hindi nila napansin yung ganong ano. Oh. Isang produkto, siyempre, pinopromote mo. Sasabihin mo, eto, magandang klase yung itong produkto namin. Oh, di ba? Inaalok mo dahil mahusay. Oh. Paliliwala mo sa tao para may kahit mo siyang bumili. Oh. O, halimbawa, hindi yung lola, o wala nakapaskil, gusto mag-check, mag-ano, di ba? Mag-check-in. O, ano mangyayari? Ha? Parang gano'n.
So, Mr. Panto, yung pagkakaano ng lola, sigurado naman eh, hindi naman nagsisinungaling yung lola dahil sa edad niya. Oo. Diba? Tapos galit na galit pa. Galit pa siya. Ano, umaarte lang siya? For what? For oil. Wala naman ng kapanyang nangyayari nun. Oo. Sinisisi nga niya nun, yung mayor din. Oo. Sabi niya eh. Dapat daw hindi pinaburan ng mayor na... Oo. Kasi bilang isang mayor, hawak mo yung lugar eh. Oo. I-discriminate yung sarili dapat ng ganun. Lahi. Gusto ko lang ba sila lola? Yung mga Chinese dito, sila na yung pinapaburan. Oo. Ano bang Chinese yan? Mga Filipino-Chinese o Chinese citizens? Eh, hindi natin alam. Siyempre, eh, yung mga yan. Pure Chinese. Oh. Not pure, oh. Oh, dahil, siyempre, negosyo nila yan. Oh. Talaga sigurado, pure Chinese yung nag-ano dyan. Sino yung magdadala ng mga Peking gamit dito sa Pilipinas? Pagkain, sabon, dilata, droga. Puro Chinese din, nagdadala yun eh. Oo. Oh. Ba't nakapasok yan? Yan, isa pa yan. Biniyagan din Duterte lahat yan. Ba't yung panahon manip ni Pinoy? Hindi. Siya po, ginagawa sa Pilipinas. Panahon ni Ramos, ni Erap, ni Pinoy. Pero yung panahon ni Duterte, yung mga siya po galing abroad. Tapos, hindi, yung mga ginagawa, yung mga pick na galing China, panahon ni Pinoy, medyo wala pa. Meron, pero hindi ganun karami. Hindi talama. Oo, hindi talama ako. Hmm. Kasi ang pagkakaalam natin sa China, dahil napakalaki nila, ilang pabrika ang ano nila, meron class A, class B, class C. Mamimili ka ron. Kaya yung ibang mga Changi rito, siguro bumibili sila class B. Yun ang binibenta nila rito, di ba? Pero halos kopya-kopya yung mga original. Oh. Kasi mababa presyo ng class B, class C. Oh, parang ganoon ang pagkakaalam natin sa ano ng China. Dahil sa laki nila, marami silang warehouse na mayroong class A, class B, class C. Oh. Pero si Rain, kasi mga... Kaya lang, good for 2 months. Oh. Para bili ka ulit. Diba? Hindi yung, hindi katulad ng mga imported, di ba? Ang tagal, taon, bago masira. Mga original. Oh. Paano ka kakikita? Ganun ka, ano yung China ngayon, di ba? 2 months, 3 months, okay, maganda, pagkagamit mo. Mura. Tapos nakabuka na. Oh. Hindi, bili ka ulit. Pera kaga, di ba? Money back. Ganun sila. Pero meron din silang China matibay eh. Oh, siguro, inano na nila eh. Baka siguro, yung mga bumili. Meron ding legit. Oo, may legit. Pero meron mga peke. Oh, madami. Mas marami. Mas madami. Class A, B. Class A, kasi, class pag nakita, suot mo, talagang utak, alam, importe din, di ba? Oh, 1 month, 2 months. Oh. Pero hindi siya nagtatagal. Oh, pag nasira, bili ka ulit. Yung pera, umiikot. Yung ano yung mga fake yung mga class A. Oh, class yung A. Yung, pero yung mga Adidas made in China, ang gagat, matitibay. Kaya yung sa laki ng ano ng China, kasi yung marami silang pabrika doon sa ano eh, yung sinasabi nga nung bumabiyahe. May nag-leak sa YouTube ah, yung sa China. Oo. Yung mga wine, pinipeke. Oo. Nakita sa likod ng ano, factory. Oh. Kinopya lang nila yung label, pati bote. Oh. Yung bote, kinolekta nila. Kinolekta, o. Oh. Nilinis. O. Oh. Tapos ginawa nilang bagong label. O. Oh. Tapos yun, may timpla nila. O. Oh. Kinopya nila yung lasa, tsaka yung amoy. Yung amoy, o. Oh. Yung problema dun, sa akin, niloko nila yung kapwa lahi nila. O. Oh. Eh kung yung timpla nila, ano na yun, delikado. O. Oh. Mainom ng tao. O. Oh. Kaya nga, pwede mangyari yun. Niloloko nila, sarili nilang lahi rin. Oo. Oh. Wala pa kayo may mga Chinese doon, basta sila makabenta lang. Makabenta lang. Pera lang. Oo, oh, pera lang, kumita lang. Example na yun. Kinukonsume pa yun. Pati nga doon, soft drinks doon, pinipeke na eh. Kinukopya yung Coke. Punta ka nga ng China, may makikita ka peking Jollibee doon. Ay, oo.
Tapos ganun din, ginaya. Ginaya yung chicken, oh, chicken joy daw, yun. Spaghetti. Iba lang yung pangalan, pero may big rin, may ja, happy bee ba? O... Iniba nila eh, pero, iniba, pero nandun pa rin, uyog pa rin. Yung logo. Yung logo. Pati kotse. Pati kotse, ginagaya nila. Lahat eh, sapatos, damit, pabango, pagkain, sasakyan. Hindi, masasabi ba yung intelligence nila, yung capacity ng IQ nila para mababa? Basta ang goal lang nila kumita. Hindi nila inisip yung ginaya nilang kotse. Katawa-tawa. Hindi, mayroon din silang dunong talino. Kaya lang, inisip nila yung, ito na, sigurado to, kikita to eh. Pandarayan ginagawa nila eh. Panluloko. Kasi pag ginawang made in China original, isipin nila, hindi bibirin. Gayain natin yung original, pekein natin niya, kopyain natin. Kaya brother, yun ang sinasabi natin, pass break, kung basta basketball, pass break, para ma-shoot mo kagad. Ganon sila. Para yung pera, umiikot kagad, di ba? Kumbaga ba, gawa mo na ng paraan. Oo. Kumita lang. Kumita lang, ayan. Sa buong mundo, pinakamaraming tao, in-check. Sa lahat ng bansa, may in-check. Oh, may Chinatown. Lahat ng karamihan, may Chinatown. Ang dami, kaya ang China sa buong mundo, ang Chinese sa buong mundo. Eto, hindi tayo sa China, hindi tayo galit. Pinag-uusapan lang natin itong nangyayari. Yun ang dahilan. Sana sa mga nakikinig, ate, sana naunawaan nyo ang pinag-uusapan namin sa kayo. Pero bumili mo ka sa China yung mga jet nila. Oh, ano naman yung jet clipper? Mga aircraft, magaganda rin. Oo. Mabibilis. Ang bibilis din, no? Eh, yung T-Bar kaya. Yun ang, Hindi pa subok. Oh, hindi pa subok. Pero, kopya-kopya yung mga jet nila. Kasi diba? Yung US, ano na sila eh, sanay na eh. Sanay na, mga Phantom jet nila. Noong araw pa sila nagde-develop. Kaya ang China ngayon pala nag-umpisa. Di bandang huli nga, kinopya na lang din nila yung mga design eh. Kinopya nila doon sa US pa rin eh. Oo, oh, yung Phantom jet na F-16, F-35, di ba? F-18. Oo. Ang sabi nga nila, Pilipino is a great imitator. Ngayon, nagbalitan. China na pala kayo. China na. Lahat ng produkto, cup, coffee cup. Di ba? Chinese people are the greatest imitator on earth. Oh. Lahat kinopya, lahat pinigay. Lahat, oo. Oh. Kaya nga, sana huwag mangyari ang parang hinahaka natin na magkaroon ng distraction. Wala. Lahat yan, all loose. Walang mananalo dyan. Kasi gusto na yan talagang matalo ng US. Yung nga, may grupo nga yun eh. Brazil, Russia, India, China, South Africa. Yung bansang yan eh. Kampi kay Putin. Oo. Oh, lahat yan, ang target niyan, pabagsakin ng US. Pati nga, Mumbai, India, puta. Galit na rin sa US. Yung Roman Empire, ilang taon ba na mayagpag na sila ang powerful? Ilang taon? 500 years. Eh, yung US, ilang na taon na ngayon? 200 pa lang sila. Mga 18 eh. Yung nakuha na ng US yung America, tapos yung Philippines. Yun na. America na nag-rule. Hanggang ngayon, sila hanggang na. Ngayon, wala pa nakakatalo sa kanila. Kaya yung mga China, yung Russia na yan, sumasawa na sila. Leche kayo mga kanuki yun. Lagi kaming kalaban sa pelikula nyo ha. Mga Russian kami, Chinese kami, lagi kami mga talo ha. Pero tumutulong naman lagi ang Amerikano no? Pag may mga disaster. Pera. Ang pangunahing tutulong kahit saan bansa pa yan. Kahit ang pera, nagbibigay niya sila. UNICEF. Oo. World Health Organization. World Health Organization, mga gamot.
Kasi ayaw ng Amerika na yung isang bansa, parang naargabyado. Gusto nila pare-pare sa takbo, di ba? Kasi parang demokratika sila, federal. By ano, kasi nga, mayor ang nagpapatakbo, tsaka governor. Yung by state yun. Pero kaya maulad sila, maayos. Hindi, ayaw nila yung hahawakan mo yung isang ano eh, na kokontrolin ka. Yun ang ayaw nila. Democratic na bansa tayo. Tayo kailangan bilang isang tao, namumuhay tayo ng maayos, walang humahawak sa leeg sa'yo. Yun ang inaano ng Amerika. Gaya ng Iraq, di ba? O, iba na rin ang isip ni Saddam Hussein, no? Kaya inanunan ng Amerika na yan. Sa lahat ng gustong buwangga sa Amerika, di ba? Oo. Eh ngayon sabi ng Russia, hindi ha, kaya na namin kayo. Oo. Mahina na kayo. Ang problema niyan, paano kung nagtulungan na yung Russia at China? Eh nga, yung BRICS na yan. Oo, oh, yeah, yan na yan. Ano pang kasakakampi nila? UK, Germany, France, Australia, Japan, England, no. Japan. Kakampi tayo Philippines, sa US, kahit mahina lang ang pwersa natin. Yeah. Israel. Australia. Canada. Canada. Ang dami rin eh. Spain. Eh, lalo na Spain, Germany pa eh. Yung Euro, oh. Euro countries. Euro, Belgium, Hungary, Austria, kampi rin sa Amerika yan. Kasi ang mga yan, mga bansang ano yan, yung talagang sila tumatakbo ng maayos. Hindi mahigpit, ha? Hindi sila kontrolado. Yan ang ano. Australia nga, laki-laki, kampi oh. Pa sa Amerika eh. Oh. Oh, Canada rin, lalo na yung Canada, oh. Kasi puro beton niya. Oo, oh, dugo nila. Dugo nila yan eh. Mga oh. English eh. England, yung England, Ireland, oh. Saka scout lang, kampi rin sa kanila eh. Pati Poland pala, kampi ngayon sa kanila, Poland. Germany, puti mga German, kampi rin sa Amerikano eh. Oh, eh, siyempre, nagbakbakan ng ano din yan, kay Hitler. France, pati France oh, pa France, pala. Oh, France, oh. Kampi rin. Spain. Eh, Spain nga, kampi nga sa Amerika ngayon eh. Dati magkalaban yan eh. Italy. Italy, oh. Yan lang, kampi naman ng Russia, yan. India. Di ba, China. Yan, di ba, Brazil. Saka South Africa, kampi pala sa ano, kay Putin, no? Ito yung South Africa. Oo. Sa lahat-lahat nga ng presidente ng Pilipinas, lahat kampi sa Amerika, dito Duterte lang po kampi sa Russia. Oo. Si Putin ngayon, presidente ng ano, di ba dating KGB yan? Oo. No. Sikat dati yung KGB yan. Oo, oh, yun ang pinakaano ng Russia. Number one KGB oh. Yan, siyang ano, saka trained, saka lawyer siya ng Russian. Oo. Oh. Sa totoo lang. Kasi yan, talagang may pinag-aralan. Degree niya, military, saka law. Oo. Oh. Si Duterte, lawyer din si Duterte. Oh, di ba? Si Bongbong Marcos, hindi nakatapos si Bongbong. Oh. Si Lenny yan, nag-law. Tama na yan, tama. Oh, tigas? Ang daming ano pala dito sa Pilipinas, mga Russian.
Oh. Nung araw, ang daming hanggang ngayon. Sila Jaworski, mga dugo niya, mga Russian. Oo. Oh. Ang daming. Kasi nga, dati, yung nagkakagulo sa Russia, nagpunta ang mga Russian dito, yung mga white Russian, kinupkup natin, ha? Ang dami. Kinupkup ng Pilipinas. Panulit. Eh, maraming papasok yan. Kasi maraming nag-alisan sa Russia ngayon. Oo. Oh. Dahil doon sa statement eh, ni Putin, natakot. Nag-play-play. Yun na yung sinasabi na gusto nila ng mabuhay ng maayos, di ba? Tahimik, hindi sila kontrolado. Yun na isang ano. Ngayon, magsisimula ulit sila, panibagong buhay. Parang back to zero sila. Oh. Although may ipon, pero sisimula ulit. Sisimula ka. Hindi sigurado sa pupuntahan nila lugar kung may pagkabuhayan ba sila ron. Oo. Yeah, may pera ka eh. Yung pera mo ba, may ilalagay mo ba sa negosyo doon sa pupuntahan mo? Wala kang kasiguruhan. Ano yan? Ang ano nga? Ang laki kasi ng Russia eh. Oo, sa sobrang laki ng Russia. Sa ngayong Russia kasi eh, government niya. Ang yumayamalan dyan yung gobyerno lang. Oo. Yung tao dyan, hirap. Oo. Yung nga, parang lumalabas na yung kamay mo nakatali, ha? Sa mga ganyang, ano, sitwasyon. Kaya yung Ukraine, eh, siyempre, sa tagal na, ano, nabigyan sila ng kalayaan, kaya ayaw nilang bumalik doon sa dating pinanggalingan nila. Yung tinatawag na socialist, communist. Socialist Republic. Oh. Kaya kumbaga sa ano, yung naging presidente na lang ano, Si Zelensky, talaga pinanindigan niya. Pero although talaga hindi naman siya mga political ano, artista siya, di ba? Ano bang pagka-artista niya? Komedyante. Komedyante pa. Oh. Oo. Oh. Oh. Sabi yung Zelensky, ano maputi si Zelensky? Ayaw ko na sa Russia, Ukraine ako mi. Oo. Oh. Pero kung isipin din, may siguradong may nagko-command lang sa kanya. Yung mga ano niya, mga advisor. Oo. Huwag ka susuko. White House, US. Bandang huli, US. Mm. Baka yun ang kinakagalit ni Putin lalo. Mm. Pero yung statement niya na, di ba sabi niya, kung ibablop niyo ako na may weapons of destruction kayo, ako meron din. At gagamitin namin at our own disposal, sabi niya. Oo. Di ba nung araw pa yung issue na yon na buong mundo daw may nakatutok ng mga missile sa bawat bansa? Oo. Ang purpose daw nun, new world peace. Oo. Kumbaga ba, may nakatutok ka sa akin, may nakatutok din ako sa'yo, para hindi mo tirahin yon. Nakatutok na rin ako sa'yo. No. Kasi kung titira ka, titira rin ako. Oh. Ganun yun eh. Ulahan tayo kung una sumabog yung pinakawalan ko. Hindi pwedeng may nakatutok ka, tas ako wala. Oh. Kaya nangyari lahat, meron daw yun. Naka-ready na. Oh, nag-aabangan lang sila eh. Naghihintay yung parang abangan system lang. Eh di ba may yung time ni Obama, ewan ko kung nag-proceed yun. Narinig ko yun eh. May statement siya na i-shutdown na natin lahat ng ano. Lahat ng missile lahat ng nuclear. Kumbaga pa patulog, ano na lang. Kasi wala naman maitutulong. Nagkakatakutan lang eh. Oo. Parang takutan, sindakan. Ngayon, inihain ni President BBM yun na. Sa Amerika, nakakita mo, Mr. Ghost. Sa ano yun, nandun siya sa US. Diba sinabinanggit niya yun? Oo. Na mas... Parang inihain niya doon na i-ano na lang ulit yung missile, mga missile. Oh. Kasi wala naman na magandang na itutulong. Hmm. Kasi nga, isip ni Bongbo, kami yung Pilipinas, wala naman kaming weapons eh, na ganyan eh. Mm-hmm. Pero sabi niya yung US sa kanya, don't worry Mr. Marcos, Philippines is our friend. Hindi namin kayo pababayaan.
Ah, maganda sinabi rin ni BBM dun yung ano eh. Nakita rin ko yung intindihin daw yung greenhouse effect. Okay, global warming. Global warming. Kasi pangunahing naapektuhan daw yung bansa natin. Oo. Oh. Dahil nasa Pacific Ocean. Oo. Oh. Tropical country. Yan, yung nakaplay ngayon na background natin, isang example yan na nasira na yung ano. Oo. Oh, Earth Earth. May possible na ganyan, ganyan ang mangyayari. Oo. Oh. No? Kasi ang istorya niyang Mad Max, no, sa mga makakapanood nito, yun ang istorya na nagkagulo muna, naggera, tapos nag-evaporate na raw lahat ng oil kasi kinunsum lahat ng tao yung oil eh. Naubos na yung oil. Tapos naggera, nag-nuclear war, kaya nasira yung life form sa Earth. Ayan, naging desert lahat. Desert, oo. Magandang example yan ng ano eh, ng post-apocalypse, post-world war. Kasi yung director niyan, yung writer, nag-research sila sa mga scientists eh, na ganyan yung outcome. Kaya nga, possible na pwedeng ganyan na mangyari doon sa background namin yan. Kita niya, puro desert, di ba? Baka yung sa ilalim niya, eh, yung mga building na lumubog dahil sa destruction. Oh. Pero si Puti, wala siyang pakialam sa ganyan. Wala pakialam dyan. Kahit masira ang buong mundo, basta ako, mamubuhay ako. Mamubuhay kami. Yung gobyerno ng Russia. Tao ng Russia mamubuhay. Oo. Eh ano yung kumakalat pala na issue na yung mga grupo ng scientists na humiga sa sahig? Sa umpansa ba yun? Na sinasabi nila, kung hindi nyo ititigil yung emission ng pagsunog ng gasolina, oh, napapabilis daw yung pagsira ng Earth. Ng Earth, oo. Oh. Ano ba yung Mr. Ghost? Anong year yung dinictate nila? Ano eh? Mga 10 years from now. 20, oh, 10 30, years lang daw eh. 2030, magkailangan 2032. Na raw kumilos na wag na raw gumamit ng ano? Oh, isa yun. Ng gasoline. Isa sa pinag-usapan yun. Oo. Oh. Paano kung totoo yun na naproven na nila ng mga leader? Kaya ngayon nagmamadali na silang ano, nag-aaway-aaway na. Parang ganun eh. Oh, isang bagay yun. Kasi lumalabas, siyempre, baka yung nangyari ng araw, maaaring ganun ang mangyayari ulit ngayon. Baka nga dun nagre-ready si ano eh, si Putin eh. Parang inisip niya na dun din naman papunta eh. Masisira tong Earth na to eh. Oo. Hindi bago pa masira, kailangan kami yung ano, yung world power. Kasi kung masisira to ng kayong world power, kawawa kami. Parang ganun eh. Oo. Posible mangyari na. Isa pa sa gumugulo dyan sa ganyang usapan. Sa religion din eh. Kasi oh, ibang religion ng Russia eh. Yung mga US, Australia, Canada, Europe, puro Kristiyano yun eh. Basta ibang religion, ibang paniniwala. Oh. Nagkaagulo, nagkaagere. Ano bang mas marami sa Russia na ano, paniniwala? May mga Kristiyano din doon, may mga Catholic churches din, kaya lang hindi ganun karami. Kumbaga sana parang bilang. Ngayon, kung totoo talang ito, yung Earth, pinanong ng Panginoon Diyos, ha? Eh, siya ang dapat mag-ano nito, diba? Hindi yung tao. Siya nagbigay, siya nang babawi. Oo. Parang gano'n, ha? Ngayon, kumot sa mga technology, masyado maraming matatalino na. Kaya iba na yung naging isipan ng mga, ano, yung mga gumagawa nito. Puro nuclear na, talagang destruction, diba? Oh, meron na nga raw nanotech, yung sinasabing maliliit, na pwedeng masira lahat. Oh. Oh, kita mo yung nanotech, pare, anong klaseng ano yan, no? Diba? Invention. Invention. Maliit eh. Microscopic daw yun eh. Oh. Eh kasi ngayon, alam naman na ng lahat yung mga, ayan, mga television ngayon.
pati yung mga cellphone, microscopic na yung pyesa. Hindi siya pwedeng ma-develop sa hindi mo, kung hindi mo gagamitan ng microscope. Ganon din yung nanotech na weapon. Maliliit. Sa cellphone nila, pag bumili kayo ng brand new, merong ipapahid yung salesman na yung sales lady. Sasabihin nila, ito kahit mag, ano to, magasgas, kahit masabi sa anong bagay, dito magagasgas. Ah, pinahid na lang. Mga pinahid eh. Nanotechnology daw eh. Kasi dati, literal na dinikit eh. Yung screen protector, tsaka tempered. Ngayon, pinahid na. Pinahid. Pero, iba, kahit may nakapahid na nanotechnology daw, nanotechnology, hindi nga rin ka pa rin tempered glass. Nag-improve kasi ang ano eh, tao talaga, nag-evolve eh. Evolution na nga eh. Hindi rin kasi nagdahan-dahan eh. Kaya nagagalit din si Putin, kasi paborito niya si Rocky, si Stallone eh. Kaya nang may pinigo ng Rocky, natalo yung Russian dun eh. Isa pa yun. Insulto ba yan? Insulto sa kabansa nila yun eh. Sino nakatalo ka dun sa Russian? Kano, si Rocky. Saka yung mga palabas ni John Wick, mga Russian ang mga ano, salbahe. Halos karamihan, puro mga Russian Russian syndicate. Nakasira ng credibility ng Russian yun. Sira eh. Pagkatapos ang peligro, pirmintalo ang ano, ang Russian. Sira yung mga syndicate. Na-perfect kasi ng Amerikano yan eh. Pagdating sa industriya ng pelikula, sila ang number one eh. Sila ang namayagpag. Sila ang namayagpag eh. Pati sa music, sila rin eh. Hindi mo nga kahit yung British, punta ng Amerika, Beatles, punta ng US. Doon na tumira. Si John Lennon. Si Ringo Starr, nasa Amerika rin. Nasa New York. Si Dua Lipa, hindi naman niyang taga-America, di ba? Hindi. British din yun eh. Nang nagsalita pa nga siya nang tapos dati eh. Sabi niya, nung sikat na siya, sabi niya, hindi ako pupunta sa America, sa Hollywood para lang sumikat. Ngayon, nandun siya. Kinain niya yung sinabi niya. Kasi naimbitahan na siya ng mga producer. Malaking offer. Pera-pera na. Kasi maganda ang buhay sa Amerika. Kung kumpara sa ibang bansa. Kaya marami nag-attempt na magpunta ng Amerika, di ba? Gumagawa ng paraan para makatawid na sa Amerika. Oh, ibang Pilipino nga, nag-TTNT pa eh. Oo. Iba, nahuli, na-deport, napauwi. Iba. Buti nga ngayon, mahigpit na eh. Sa US, ang daming Russian din dyan. So, lahat daw ng lahi nandyan eh. Sa Borrell pa nga lang, sa Amerikano, kami gagawa kami, M16. Russia, gumawa naman sila, AK. AK, pero parehas lang ng bala nun. Iba lang ng putok. Iba lang ng putok, iba lang ng itsura. Oh, yung design, iba. Ruso. Yan, katulad ng Armalite, eh tayo naka-ano niya, Pilipino. Ayaw, ano yung gobyerno natin. Ginawa, eh, nalunong naka-ano niya. Kinuha ng Amerika. M16? Yung M16. Pilipino? Oo. Design. Yung design niya.
Si Armando. Oo. Oh. Armando yun eh. Kaya Armalite eh. Mm-hmm. Yun, isang example yun na yung produktong Pilipino, hindi na patent. Oo. Oh. Kaya yung rights napunta dun. Napunta roon. Kasi binenta na niya eh. Kung inintindi sana ng gobyerno. Kaya tayo, maraming inventor na mahuhusay sa atin. Hawak siya tayo ng US eh. Oo. Oh. Yung sasakyan sa moon, tayo nag-invento, Pilipino. Oh. Yung design. Design. Sa moon, sa Mars. Pero wala tayong sasakyan na gawa. Oh. Hindi, meron tayong mga body. Ah, oh. Assemble, pero makina. Wala. Transmission. Yung brand na name wala. Na wala. Oh, wala tayo. Puro Japan pa rin. Puro Japan. Saka American. Yung mga karating bansa, meron na eh. Oh. South Korea, sikat na nga yung Hyundai eh. Oh. Kia, Hyundai. Tayo wala, kahit tayo, isa eh. Kasano, kahit isang brand lang eh. Malaysia nga, meron na eh. Malaysia. Ano yun, na-control tayo pagdating doon? Na hindi kayo pwedeng gumawa ng mag-publish ng brand ng kotse? O talagang walang kakayanan? May kakayanan, kaya walang gusto mag-invest. Eh nga, gawa nga ng ang ugali nga, yung parang na huwag natin masyadong marurunong na tayo. Kinokontra kagad. Kontra. Kontra barata, kumbaga sa ano. Yun ang doon. Si Elon Musk nga, nag-invento ng kotse, di ba? Kung baka sa ano, pwede naman tayong umutang sa ano, ipipina sa ibang bansa, di ba? Dahil pwede naman mga, yung sinasabing pwede ka umutang para supportan ka sa proyekto mo. Bakit hindi nangyayari? Paano? May kumukontra barata. Yun ang isang masama sa ugali natin. Yun. Negative agad eh. Oh, negative thinking agad. Hindi, yung Bureau of Customs. Hindi na, huwag ka mag-invento. Kukuha na tayo pabansa. Oo. Oh. Pakatungan natin mas mahal. Oo, yan. Yun, yung mga gulay nga, di ba? Oh. Imported, mas, yung ano. Carrots, imported eh. Mura pa eh. Kaya ngayon, takbo natin, paatras. Di ba? Sorry ah, lahat ng prutas doon, bawang, sibuyas, mga orange, apple, oh. Lahat galing China eh. Oo. Oh. So, yung basa no, bakit na ipasok dito? Yung mga lemon, oh, diba? Mga pongkan, kiyan-kiyan. Oh. Kaya nga eh. Eh, kasi mas mura eh. Yung mga patatas. Oh, mas mura. Yung patatas yung nila, karot. Tapos yung mga magsasaka, yung mga repolyo nila, yung mga patatas nila, sinisira na lang nila. Oh. Kasi nasabi nila, walang bumibili. Binibili, galing Divisora, galing China. Sisirahin namin ito, gagawin namin fertilizer. Oo. Oh. Kasi mahal. Pwede talagang noon. Siyempre, nag-invest sila dun eh. Mahal ang punan nila. Yung mismong produkto natin, hindi natin natinangkilit. Pinapatay natin sa sarili. Basta ano, ginigisa tayo sa sarili ng mantika natin. Yan ang totoo niya. Sa mga agricultural land natin, nawala na eh. Oo. Oh. Yung mga ako, mga anak na magsasaka, ay na magsaka. Oo, nawala na eh. Yung agricultural land. Okay, saan nagsimula yon? Kaninong administration? Duterte. Yung panahon ni Erap. Meron pa rin, marami pa rin magsasaka noon. Nila Ramos, nila Gloria. Ni sa sa Dilawan. Kay Pinoy meron pa rin. Kay Duterte lang talaga bumagsak. Ba't nagka ganun? Nag-focus kasi sila sa droga. Tokhang. Oplang Tokhang. Nakalimutan yun. Sa yung mga Chinese businessman, magdadala kami ng mga gulay dyan, mga putas dyan. Sige, mura, paso, mura, paso, mura. Sabi ni Bongo, sige. Paano? Mga Chinese ang kasama niya sa ganyan. Mura pa. Parang naalala ko nung nangangampanya si Duterte, may nakausap akong mga tao. Sabi sa akin, Duterte tayo. Dahil sinabi ni nung nangangampanyang mayor ng Davao, Duterte, susuportahan daw niya ang produktong bigas ng Pilipino. Oh. Imbis bumili, sa atin ang dapat i-harvest, i-focus. Kesa bili pa ng bili.
Binanggit niya yun eh, nung nangangampanya siya, hindi nangyari. Palabas lang. Palabas lang yun. Siyempre, tatakbo kang kandidato para iboto ka, magsisinungaling ka. Diba? Yung panahon ni Duterte, si Buyas, bawang pumayo ng 300 hanggang 500 nga kilo. Oo. Oh. Baka na-busy talaga sila sa ano, sa... Tokhang. Sa Oplan Tokhang. Sige, Oplan Tokhang. Sino ba yung nakulong nila na big time na sindikato? Yun ang problema doon. Puro ano lang, mga nakachinelas. Oo, oh, yung mga magtataho, mga... Masa, masa. Oo. Oh. Walang mabigat na pangalan na nahuli o nakulong. Nahuli, oh. Mike, sasabi, ano, meron dito, ano, laboratory, pagdating doon, wala nang tao. Oo. Oh. Wala na rin droga, nandun na lang yung mga machine-machine nila. Bodega na lang. Bodega. Wala na. Wala na yung kriminal. Wala na yung drug lord. Nasaan? Wala eh. Pinatakas. Kasi pinatakas nila. Kasi ba tayo? Oo. Arresto yun na lang. May mga natira doon. Yung mga siraulo na. Mga Pinoy. Mga Pinoy pa. Bantay. Mga bantay. Mga boy. Walang kaalam-alam. Ha? Nagbabantay na kami. Oo. Hindi namin alam eh. Kaya nga, hindi natin inaano yung tayo mga Pilipino. Kaya isipin, ganun tayo katinik sa kalokohan. Kasi ang ganda ng slogan ni Duterte eh, pakanan ni Bongo eh. Darating na ang pagbabago, change is coming. Oh. Lahat ng anak nyo, ako nyo, papotekta ako sa kriminal, sa droga. Ang daing bumumot mo. Wala. Wala rin. Maging senator mo si Bongo. Yeah. Paano ang Duterte? Tumakbo siya ngayon. Kung magtumakbo siya ngayon. Ay, hindi na siya mananalo ngayon. Pero ngayon, senator pa siya. Takbo siya sa 2025. Talo yan. Yeah. Si Bato, tanya sikat pa rin, no? Oo. Oh. Gustong-gusto pa rin siya ng tao. Di ba nga sa Maynila, may Chinese doon, BOSU. Ni-aresto siya, no smoking. Di siya natatakot. Oo. Chinese siya. Chinese, purong Chinese yun. Pero pag Pilipino yun. Oo, oh, inaresto. Inaresto, pinosasan. Hindi, oh. Yung Chinese. Wala, pinagsabihin lang. Yung police pa nga lang itiusap, kasi no smoking po. Hindi guys, binugahan pa nga yung usok yung buwis. Binastos pa. Binastos pa. Gawin nyo yun sa ano? Sa US. Binarin siya ng pulis. Dapat ang tinutukoy doon, kahit anong lahi yan, huwag ka magpapadaig. Yung kapwa mo Pilipino, inaapi mo. Tapos yung ibang lahi, para kang natakot. Kasi nga yung mga Chinese na napuntaan dito, may mga, siyempre, may mga sinabi rin yung mga officials ng China. Nakita, magagawa nila ang gusto niya. Malakas na kayo ni Duterte, payat yan. Oo. Hindi mo kahit isang beses, hindi nagsalita nga ng masama si Duterte sa China. Wala. Kaya pala may mga kumalat na paskil noon. Oo, nakalagay doon sa Republic of China. Republic of China. Philippines is a Republic of China. Province of China. Ano eh, may mga nang asar. Oo. Nang asar sa Dutertes. O, parang pinasabi na, kayo Pilipino, amok ang namin kayo. Kami mga i-check. Kami masusunod. Oo. Pero yung mga Chinoy naman, yung mga dyan sa Chinatown, sa Ongpi, dyan sa Maynila, yung mga businessman na halong Pilipino, halong check na, asak din sila yung mga Chinese galing China. Oo. Kasi dugong Pinoy na sila eh. Bongbong Marcos. Up na ako sa China. Hindi ako man eh.
bago na, bagong pamumuno na to. Amerika na. Balik-ulay sa Amerika. Eh, siyempre siya presidente ngayon, kaya masusunod yung ano niya, yung kagustuhan niya. Kung ano yung gagawin niya na tama, gagawin niya. Di ba? Kaya ngayon, pinag-uusapan natin, eh sana huwag mangyari ang ano, World War III na yung destruction. Oh. Walang mananalo yan. Third world country na nga tayo, mag-World War pa. Oo. Oh. Saan tayo dadaputin yan? Anong natin, gamit natin? Tita? Oh. Panagera? Watusi. Hey, yung chismis. Chismis. Oh, yun na lang. Yun na panlaban natin. Mga Marites. Oh, Marites. Oh, diba? Oh. Ito, Mario. Eh, yan. Katulad yung mga mas edad sa atin, di ba? Nalaman nila yung panahon ng gera ng Hapon. Oh, panahon ng gera ng Hapon pa yun, ha? Mario, sir. Ito nyo, misling Hapon, ayaw nila kumambi sa China. Oo. Oh. Oh, nandun na sila, eh. Hmm. Kadugo nga rin nila, yung mga root nila, yun. Oo, oh, oh. Yung mga itsura nila. Hindi, panahon pa lang kasi nung araw, talagang nagtalo na sila, eh. Yung panahon ng mga Mongols. Mongolia. Gusto silang sakupin. Ayaw nila magpasakop. Kaya yun, doon nakilala yung mga samurai. Oo. Oh. Kasi talagang nakapalag sila. Doon nakilala yung katana. Yung gawa ng Hapon, manipis. Yung mga Mongols, matatabang espada. Oo. Oh. Typical. Nagulat sila yung mga samurai, katana. Ang galing, matulis, manipis na matulis. Totoo nga na yung World War II na yan, yung Japan, nabola rin ng Germany. Kumampi. Nabola rin, oh, nabola ng Germany. Kumampi sila sa Germany, sa ano eh, sa Axis eh. Oo, kay Hitler. Kaya nung talo sila, sabi, tangin ang kamali tayo, maninapa na rin US. Tangin, hindi, dapat kumampi tayo sa US. Oo. Oh. Oh, pero ngayon, kampi na sila sa Amerika. Yun ang naging outcome. Oo. Kasi nga, nagbagsakan na sila ng ano eh. Atomic bomb. Sa Hiroshima eh. Kasi yung Europe, yun ang ni Hitler. Sa Asia, si ano? Japan. O yung Japan, etong Asia. Etong hawakan ni Yamashita. Yun ang parang plano nila. Kaya nagsabwatan sila ni Hitler. Pero yung naging tandem ng ano US tsaka Japan, naging success. Oo. Ngayon. Oh, yeah, sa sasakyan, yung oh. Yan, yung Mitsubishi, oh. Toyota, oh. Honda, lahat. Success, oh, success. Nissan, oh. Sony. Pagdating sa electronics, yung Sony. Oh, sikat success. Yun. Oh. Toshiba. Oh. Lahat nag-gan sila. Karoon talaga ng magandang outcome. Correct. Yung tandem. Oh. Yung alyansa nila. Hmm. Pagdating sa marketing. Oo, dapat ganun. Eh tayo, kita mo, di ba? Maraming kumukontra nga yung kontrabaratang tinatawag. Kontrabulate. Oo, kaya hindi makausad tayo sa sitwasyon ngayon. Kasi may ugali, hindi yung balimbing. Oo. Kampi dito, kampi doon, kampi doon. Kaya hindi masenso. Hmm. Wala, parang wala sariling paniningan. Ano, ato, hindi, huwag yan. Huwag yan. Masayain nga daw ang Pilipino pag nakakita ng foreigner, accept natin, di ba? Oo. Kahit na German, British, Korean, accept, eh, hello, hi. Kasi nabubudol nila yun. Oo. Nila yun. Oh, masayain daw tayo eh. Kaya bilibis sa atin yung mga Koreano eh. Korean. Kasi nga, marunong tayong magsasara ng English. Kaya yung mga turista, gustong-gustong pumunta dito. Oo. Mura bilihin. Maganda yung mga daga, yung mga pasyalan. Saka yung mga tao daw, masaya. Yung mga tao. Oo, kahit na may problema, masaya. Oo. Nakatawa. Oo, dinadala na sa ganun.
Kahit na mainit daw, masaya. Nakasabay na sa ano eh, sa flow ng buhay. Oo. Yan o, yung example na nasira na raw yung ano, yung system. Oo. Oh, yan. Sobrang init, di ba, kanina? Oo. Oh. Tapos yung bumagyo, ayan, sobrang lakas din. Nangyayari na nga ngayon yan, ngayong present eh. Yung sobrang init, tapos biglang pag bumagyo rin, sobrang lakas din. Oo. Parang isang sign, isang sign na raw yun ng global warming eh. Oo. Sira na yung, ano, sira na yung climate. Yung climate natin. Wala na. Hey, ozone layer? Oo, isa pa yun, di ba? Sira na yung ozone layer. Hindi na maayos yung ozone layer natin. Na ano na rin yung ozone layer eh. Nasira. Sira na. Dahil sa usok. Oo. Sa pollution. Pollution. Tapos nagkaroon ng imbalance sa takbo ng ano. Sa kaya mga yung sa panawal ng tag-init, biglang bababiyo. Mga tao nga sa ano, Middle East, nagtataka sila, ba't umuulan dito? Oo, so, desert. Desert umuulan. Sa Amerika, nagtataka sila, ba't di pa ang East Coast natin? Ano nangyari? Kaya po, may bagyo ngayon, no? Iinit, oh. Oo. Ayun, speaking of bagyo, buti, pasalamat tayo na tumigil yung ano, sa Sierra Madre. Yung bagyong Karding. Naharang. Oo. Oh, no? Kasi kung nagpatuloy yun, 4 a.m. tumigil yung ano eh, yung ulan eh. Kung nagpatuloy yun, nagbaha na marami. Sa maraming lugar na yung binaha. Buti hindi na ulit yung Ondoy. Pero yung date parehas. Same date eh. Oo, same eh. Date, oo. September 20. September 20 pag lumabag eh. Kaya hindi posible na kasi yung mga namatay doon sa nangyaring Ondoy. Kasi yung mga yan, parang hindi may tahimik yung kaluluwa yan. Parang maano sila na naghahanap ng yung biglang pagkamatay nila. Kaya siguro, hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap. Kaya nangyari ulit na the same day. Oh. Kaya parang nagparamdam. Nagparamdam. Eh siguro. Saktong-sakto oh, eh. Oo. Wala namang inanong talagang mangyari na lumala yung ulang kahapon. Basta no, parang paramdam lang yun. Eh kung talagang nagalit sila no, kilalampag nila. Oo. Oh. Maaaring saan sila nagalit. Doon papasok yung idea ng ano, yung weather manipulation. Oo. Oh. Baka mamaya pati yung... Kasi ganun daw ang ano ngayon eh, yung Cold War na sinasabi. Oo, oh, pwede. Dito bombahan. Oo. Oh. Weather manipulation, sinisira na yung weather. Oo, oh, isa yun. Pagtara, pagka may gusto silang ano, tirahing bansa, either lilindulin nila o babagyuhin. Oo. Oh. Paano kung na ngayon lumabas na yung ano, nakita? Nakita yung error nila na talagang ano lang, calculated. Oo. Oh. Kasi same date eh. Same date after 13 years. Eh siguro gawa na rin ng Panginoon Diyos to yung lakas nung ano tumama sa Sierra Madre dahil yung bagyo pag tumama sa isang bundok na ano yan na nag-i-spread hindi nagiging solid yung pagpasok niya pag umaasa ay hihina na oh hihina yan eh siguro gawa na rin ng ano yan oh ginawa ng tao yung bagyo oh. Pinigilan din ang Diyos pinigilan oh. Din siguro yun ang isang dahilan niya. Tsaka nagdasal na yung mga tao ngayon. Oo. Oh. Dahil nangyari na dati eh. Oo. Oh. Maraming namatay eh. Oo. Oh. Kaya yung mga namatay doon sa Ondoy na yan, humihingi ng katarungan niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin maano yung mga kaluluwa niya. Yan ang parang pinakaano talaga niya. Kaya mga kaibigan, itong background namin na nakikita nyo, yan ang possible na pwede mangyari. Yan. Parang desert na lang yung tinatakbo doon sa... yung tumatakbong sasakyan na yan. Mad Max. Oo. Mad Max yan eh. Mad Max eh, oo. Story, yung sasakyan, yung four wheel na yan, napa-under pa kasi. Oo. Oh. Pwede naman talaga eh.
Nagamit pa yung mga pyesa. Oo. Oh. Na-restore nila ulit. Diyan na sila nagko-concentrate. Oo. No? Saka may gas, madami pang gasoline. Oo, oh, madami pang gasoline natira. Pero yung mga technology, wala na. Hindi na pwede maibalik agad-agad yun. Oo. Mga television. Radyo. Oo, radyo. Kung basa, no, it takes time. Bibilang kayo ng taon bago mo maibalik yun. Nag-iba na yung mga factory. Oo, oh, wala na. Kasi yung mga kotse, kayang gawin na ng tao eh. Oo. Yung troubleshooter na yan. Yung recycle na lang. Oo, pang sarili na lang eh. Repair, repair. Repair, repair na lang. MacGyver na. Kaya nga, kung mga na-distract na yan, ilang taon bago gumawa ng building yung mga produkto, di ba? Binibilang ng 3 years, 4 years. Hmm. O, hindi pa sigurado kung pulido. Pero mo, yung 2 years, 3 years na yun, napakalaking bagay na. O. Eh buti kung may isang ano na mo Pilipinas para maiagad. Hindi ka agad. It takes time. Ha? Pero ngayon, halatang parang sa ano, no? Pagdating sa car company, pinupurso na rin nila yung ano eh, di kuryente. Oo. Oh. Oy, sayo. Kasi nga yung pagdating daw doon sa greenhouse effect, oh, nasira daw talaga yung ano, yung weather. Weather, oh. Dahil sa pollution, sa pag-emit ng gas. Oo. Oh. Yung pagsunog. Eh ngayon, nagpupurso sila, ang nangyari, late na. Oo. Oh. Sabi ng mga scientist, dapat noon pa. Oo. Oh. Sasakyan. Oo, oh, yeah. Ang dati, ang transportasyon nila, kalabaw, kamayo, kamayo, camel. Saka ano lang, lakad. Maglakad. Diba? Maglakad lang. Kaya may paa eh. Oo. Oh. Sino ba nag-ibento ng sasakyan? Yung automobil na yan. No? Yeah, man, saka kalo. Oh, diba nagsimula lang naman yung sa dipedal? Dipedal muna eh. Parang oh, bicycle. Oo. Oh. Tapos nung, yun nga, yung pressure, water pressure. Oh, paramdam. Hindi nga pero. Hindi, nag-automatic yun. Oh. Tapos nung na-invento raw yung dikuryente ni Tesla, pinigilan niya ng mga ano, mga businessman. Oo, oh, isa pa yun. Parang ba? Sinabi, kasi na-invento daw talaga niya yun eh, yung nagre-recharge, yung alternator, oh, diretso sa battery, kargado ulit, paikot-ikot lang. Self-charging. Mas na umandar, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Eh, sinabi raw ng mga ano, mga mayayaman, hanggat walang metro, hindi pwede yan sa public. Oo. Oh. Kung gusto nila, may metro. Yung may kukonsumin ka, mauubos, bibili ulit yung tao. Bibili ka. Kasi hindi nga naman iikot yung ano, yung kalakarang pera. Kaya yun, nagpatuloy na yung ano, yung mga oil company, nagdami yan na. Hanggat sa naging bandang uli, pang buong mundo na. Oh, yun nga, yun na nga yung sistema. Ano, yun, tumatakbo man, sitwasyon. You know, may kasabihan, money makes the world go round. Pag nasira yung pera, wala yan. Ay, yun yung ano eh. Yun yung sistema eh. Pera ang nagpapatakbo sa mundo. Dolyar, nagpapatakbo sa mundo. US dollar, no? Kasi kung babalik sa nakaraan, ano lang naman noon eh, palitan.
trading. Oh. Kung ikaw may karne, papalit ko sa iyo gulay. Ganun lang nung araw. Oh, ano kasi ganun eh. Oo. Oh. Yung tas, tinatawag na barter. Trade, oh. Barter. Kasi so, nagkaroon na lang pilak. Oh, pilak tapos yun. Gold. Lumabas na yung ginto. Yung binayad kay, ano, kay, binayad kay Jesus Christ, eh, binayad ni, ano, kay Judas, di ba, silver? Oo. Oh. Di ba? Silver. Yan ba yung 30 pilak? 30, oh, 30 pieces sa silver. 30 pilak, nakalagay sa may supot na, ano. Yung basic explanation dyan sa kalakaran, yung, ano eh, yung basic na tinuro, na, limbawa, sa isang lugar, so, nag-harvest sila ng mga hayop, mga gulay, mga para may makain. Tapos, sa kabilang lugar, ganun din. Tapos itong lugar na to, malakas siya mag-harvest ng ano, mag-produce ng, halimbawa, karne. Kasi magaling siya, malakas siya, manghuli ng hayop. Tapos itong kabilang kampo, mahina. Mahina, oo. Kaya ang gagawin niya, eh di ipalit nyo sa akin, mas marami. Kumbaga ba, yung normal na kapalitan, naging singil na niya, mas maraming kapalit na. Tapos hanggat sa, doon na rin nagsimula yung pilak. Gawa tayo ngayon ng, ano, ng... Pera. Pera. Para may bayaran, may halaga. Para makontrol, no? Oo, kasi hindi lahat daw malakas eh. Kung may isang lugar na malakas yung isa, si ganito, tapos yung mga kasama niya mahina na. Mahina, oo. Yung iba, lola na. O kaya yung iba, bata pa lang. Wala pang diskarte. Oo. Kaya lang, maganda yung hangarin nila. Kaya lang, pangit yung kinalabasan. Oo. Kasi dyan na lang pumasok yung mga taong greed. Oo, yung mga naging... Takaw sa pera. Parang kahit sa kayaman. Oo, oh, yung sinamba yung pera na. Pera na. Wala nang Diyos. Oo. Oh. Ang Diyos namin ang pera. Pera, oo. Oh. Oh, eh, nangyari na nga. Nangyayari na nga ngayon. Tapos mabibili mo, basta may pera ka, kahit na ano. Oo. Oh. May kaso nga, kahit ni makukulungan niya, bayaran din Diyos oh, yan. Yung sa kaso lang nga, oh. Yun ang nangyayari ngayon. Meron ito nga, nung pabalitaan, nakalimutan ko anong country yun eh. Oo. Kaya sila ginera, sinubod ng US, gumawa sila ng peking pera. Anong country yun? Ay, yung bago lang. Oo. Bagsak na yun eh. Oo. Bagsak na yung ano nila. Yung, economy nila. Economic. So, gumawa sila ng peking pera. Oo, yun nga. Oo. Pero tunay yung pera, pero hindi naka-record sa World Bank na trace ng US. Takitan nyo ha, gagawa yun, hindi tunay yung pera nyo, hindi namin alam yan. Kala nila di malalaman. Yun, kagulo-gulo sa bansa nila. Naghirap sila, naghirap. Oh. Country na yun. Pero tinulungan pa rin ng US. Kasi maraming walang makain eh. Ala sa ano, donate pa rin sila ng mga no? Ano. Pero kinontrol na nila. Kinontrol na ng US yun. Oh. Hindi, sabihin, sino ba nag-maneuver doon sa bansa nyo? Yung presidente? Yun mismo. Hindi, nagkalubog-lubog sa utang. Oo, yung official nila. Tapos gumawa ng kalokohan na parang naglabas sila ng maraming pera yung ano nila, yung tawag dito. Central Bank nila. Central Bank nila. Naggawa ng naggawa para ikalat. Oo. Eh, na-detect. Na-Amerika. Ano, pandaraya. Bawal yun eh. Ibig sabihin, pati yung reserve nila na... Naubos. Na ano na, na-consume na. Oo. Oh. Kasi yung presidente, tumakbo, umalis ng bansa nila. Oo, oh, umi-exit na eh. Makaano ba yun? Binalita yun ah. Hmm. Last ano? Last 2 weeks. China nga eh. Nakuha nila yung mga record ng Japanese eh, nila Yamashita eh. Maraming pang gold sa Philippines. Punta ka niya. Oo. Kaya maraming nga nagmina eh.
Yung pinapasok daw ni Duterte. Oo, isa yan. Na piniyagan niya. Piniyagan niya yung mga Chinese magmina. Oo. Kasi nung araw daw, Amerikano. Pero ang Amerikano, control. Parang may respeto. Hindi basta-basta. Oo. No? Yung kwento mo, yung putang ngayon ng bundok, hinarangay ng mga lesbo dun. Ay, oo, bawal na. May akyat babang truck dun eh. Nababa, akyat baba yung lupa. Oo. Kaya yung possible kasi isang beses ayaw na, bawal na umakyat. May mini-mina ron. Tinignan ko sa mapa, yung kanina tinitignan natin, papunta na pala yun dun, sa kagubatan. Tapos papunta na sa ano, Pacific Ocean. Iba biyahe na. Oo. Kaya lang, walang pandaan eh, no? Walang daan eh. Eh, ginawa yung gobyerno daan, pero hanggang doon lang. Tapos yung pag sumobrang akit ka na, bawal na. Oh. May mga sundalo na eh. Ano yung nasusunog doon? Mga langis? Ayan. May nagpo-produce pa rin. Oo. Ngayon man, di ba, sama itong ano, itong China Sea, yung kinuha ng China. Diba nanalo na tayo dyan, na sa atin yun? Oh. Sa batas. Sa batas ng international, ano? Oo. Oh. Oo. Oh. Kaya lang, hindi natin kaya patunayan eh. Hindi tayo pinapasin ng China eh. Tangin nyo. Hindi, kasi ang Pinoy's China, kanila daw yung lugar na yan. Nung panang-panang mga ninuno nila. Sa kanila na yan. May mapa silang nilabas eh. May mapa silang nilabas. Oh. Kaya pinanindigan na nila. Hindi nga, sabihin. Sige. Kung kaya nyo, di ba? Oo. Yung pinapalabas ng China. Nagmamalaki na sila ngayon. Eh, tayo ang pinakamalapit yan eh, itong bansa natin eh. Alos 400 miles lang ang layo sa atin yan. Pagdating dyan, naalala ko yung pelikulang ano eh, yung Forbidden Kingdom. Oo. Ni Jackie Chan, tsaka ni Jet Li. Oo. Parang tinutukoy dun, West Philippine Sea yun eh. Okay. Kasi yung istorya nun, si yung role ni Jackie Chan, ano siya, Chinese. Oh. China. Tapos yung si Jet Li, Monkey King siya eh. Oh. Monkey. Di ba pag tinawag tayong monkey dati, ang Pilipino? Chongo. Oo. Tapos may bata doon na Amerikano. Tapos ang tema ng pelikula, yung Monkey King, yung pagmamay-ari niyang ano, castle, yung templo niya, natalo siya. Tapos naging semento siya. Oo. Tapos ang nagtulungan yung ano, nagtulungan sa pelikula, nag-away yung ano muna, yung Chinese tsaka American. Pero ang ending, nagtulungan sila para mapasakamay nung Monkey King yung ano, yung pagmamay-ari. Outcome. Yung pala ang tinutukoy doon, yung West Philippine Sea. Oo. Sa intindi ko ah. Kasi yun yung time na yun, bago na mangyari yun eh. Tapos ang reality nangyari, talagang kinamkam na ng ano? China. Ng China. Yung pagmamayari ng ano, Pilipino. Yeah. Kasi ganun ng Amerika eh. Mahilig silang gumawa muna ng pelikula regarding do sa mga ano, nangyayari o upcoming issue. Para yung tao may idea. Parang awakening talaga. May tatalakayin pa ba tayo, Mr. Clip? Mr. Anonymous? O solve na tayo ngayon? Oo. Oh.
Mukhang solved na nga, eh, no? Oo. Oh, nasabi na din natin lahat, eh. Oo. Oo. So, salamat sa mga nakinig sa atin at makikinig pa. Thank you. So, uulitin muli. Okay. Maraming salamat din. Oo. Ito, pinag-usapan lang natin itong mga issue no, na talagang mangyayari na. Supposed to be. Mm. Kumbaga ba, maging ano tayo, maging gising sa paligid natin. Para rin sa atin to at sa susunod pang generation. Yun, salamat. Thank you very much. Salamat. Oh, magandang gabi.